Diyan ka lang, Kuting. Huwag kang malikot. Diyan ka lang. Kukunan kita, okay? Huh? Ang ganda. Para sa collection ko. Sino yan? Sino na yan? Ba't ako inahabol ng polis? Halika rito! Sabi niyo, masaktan! Bitiwan niya ako! Ano kinukunan mo sa amin, ha? Sabi mo! Huwag niyo ako saktan! Bitiwan niya ako! Narinig ko, sabi nila, maibabalik daw nila ang kahit anong mawala sa'yo. Totoo kaya yun? Kasi, nawala sa akin. Meron bang mga ganun? Maibabalik daw nila lahat ID card sila mo? Ang get backers. Maibabalik nila sa'yo ang kahit na anong mawala mo. Ang success rate nila, 100%. Ha? Ituro niyo sa akin yun. Ha? Saan ko sila makikita? Sabihin niyo naman. Kahit anong mawala, siguradong may babalik namin yun ng 100%. Kami ang get backers. Ako si Mido Ban. At ang kasama ko... Ako naman si Jinji. Kumusta ka? Kumusta? Ako naman si Natsumi. Si Natsumi ka? Ang cute naman ang pangalan mo! Ang sabi nila, na ibabalik nyo raw ang kahit anong nawawala. Kahit na ano. Tama! Alam mo, wala kaming bagay na hindi na ibabalik. Kung ganun, pwede bang ibalik niyo sa akin ang nawawala kong pusa? Isang pusa? Teka, isang mascot doll ba yun? Oo, at doon sa lugar na yon sigurado akong nahulog. Baka nakuha yun ng pulis na humabol sa akin. Ang nakakapagtaka, bakit kasama ng pulis na yon ang mga yakuza? Palagay ko, patagong nagbebenta ang pulis ng impormasyon sa kanila. Madalas mangyari yon. Kaya sorry ka na lang, malamang naitapon na nila ang mascot doll mo. Banchan! Huwag mo namang sabihin yan. Pasensya ka na, hindi namin tinatanggap ang request mo. Maalang bayad sa amin, alam mo ba? Sa kamahalan, makakabili ka pa na higit sa 10 mascot doll mo. Kahit gano'ng kamahal ito, maibabayad ako sa inyong malaki. Kasi kung nakuha ng pulis yun, natatakot ako sa kanya. Hindi ko na makukuha sa lost and found yun. Tulungan nyo naman ako, please. Bakit ba? Hindi na yun mapapalitan. Alam nyo ba, yun lang ang nag-iisang mascot doll sa mundo na ginawa para sa akin ng mami ko. Isa lang yun. Noong kapapasok ko pa lang sa high school, namatay ang mami ko. Kaya nga, yun ang huling alaala na naiwan niya sa akin. Kawawa ka naman. Huwag kang mag-alala. Kami ang bahala. Hahanapin namin yun para sa'yo. At anong kapalit nun? Banchan! Malang bayad sa amin. Bumalik ka na lang pag marami ka ng pera. Kung pera lang ang problema, nakabayad na siya sa inyo. Yung pizza pa ay na kinain ninyo, sa kanya yon. Kinain yung lahat. Nasarapan kayo, hindi ba? Hinintay pa niya kayo ng matagal. Madali lang sa inyo ang trabahong yun. Kayang-kaya ninyo. Tama ka. Wala kaming hindi nahanap na nawawalang bagay dito sa lungsod. Kahit na ano pang sabihing nawala, siguradong maibabalik ninyo. Ha? Oo na, dinatanggap ko na. Hahanapin na natin. Yan, ganyan nga, Banchan. Kami ang nagbabalik ang mga get-backers. Ang hiling mo,
Walang dudang tinatanggap namin. Maraming salamat sa inyo. At Banchan. Umaasa ako sa inyo. Mahihirapan lang kayo sa gagawin nyo kung may masasangkot na pulis. Wala yon. Basta nandiyan ka natutulong sa amin, pore. Madali naming mahanap ito. O sige, aakyat muna ako sandali. Ipapadala ko na lang sa email ang progress report namin. Bye! Ingat ka! Sige, bye! Mascot dala'y siguradong nakuha ng pulis na yon. Malinaw na nakita sa camera na natatakot niyang muka. Anong gagawin natin ngayon? Eh ano pa nga ba? Pupunta tayo sa police station para kunin yon. Okay nga pala itong naisip mo. Ang galing mo. Tama na nga ang dadamo dyan. Hanapin na lang natin yung tao. Ah, ayun. Ayun yung tao. Papasok tayo. Muna ka na, Gigi. Sige, okay. Nabubuksan ba ito dito sa labas ng bintanan? Nakalaki yata! Plan B tayo. Pizza! Narito na po ang in-order niyo. Masarap na pizza! Sino kumorder dyan? Ano na siya? Pag nakain niya na ang may pampurgang pizza, magmamadali yun ang pagpasok dito sa CR. Haarapin natin siya para ibalik niya sa atin ang mascot gun. Okay ba? Okay nga. Pero bakit kailangan magkulong pa tayo dito? Oo nga. Ayun na siya! Matatakaw din ang mga pulis, katulad din ninyo. Hindi nyo yung naisip na dalawa, no? Sorry na, Chuming. Pero bukas, makukuha namin yun. Huwag ka magalala. Salamat sa inyo. Pero ayoko na. Baka masakta na naman kayong dalawa. Huwag na lang kaya. Ibali na lang, salamat. Mga professional kami. Pag may hinawakan kaming kaso, kailangan tapusin namin yon. Kailangan mapabilib namin ang mga kliyente. Tama ang sinabi ni Banchan. Makikita mo, bibilib ka rin sa amin. Sige! Bilib naman ako sa kanila eh. Kotse ko. Saan ba tayo nag-park? Nakalimutan ko na kung saan. Hindi mo ba natatandaan? Doon, sa harap ng police station! Ay, ang cute naman yan. Bigay ba sa iyan ng girlfriend mo, ha? Ah, hindi. Napulot ko lang to. May nakahulog nito eh. Naisip ko nga dadalhin ko lang ngayon to doon sa Lost and Found Department eh. Sige, ako na lang magdadala niyan. Pwede ba? Oo, ito. Aba, ang may-ari nito eh, isensyante ng All Girls Saint Saul School. Ha?
Ito ang tight-lip ng St. Saul School na pinalitan nila ngayon ng sing-sing. Gawa ito ng isang popular designer, kaya lahat ng teenagers gusto magkaroon ito. Wala akong pera ngayon! Hindi ko matutubos ang kotse ko! Okay lang yun. Pwede mo yung bayaran sa isang linggo, sa post office o kaya sa bangko. Pwede yun. Kaya huwag ka nang mag-alala. Pwede ba yun? Banjan! Bakit ka naman kumakaway? Nakita ko na. Heto, nasa akin na. Ano yan? Ang mascot doll. Ano? Talaga ba? Ito. Oo, ito nga. Nandito lang pala. Nagpakihiro pa tayo kahapon. Hindi bale. Nakita na natin ngayon. Buti na balik, no? Oh, sige na, bukas na lang. Sige, bye. Matutuwa si Natsumi ngayon. The number you dialed. Ang malas naman, i-text ko na lang sa kanya. Nakita na namin ang mascot doll mo at hawak na namin ngayon. Ano ba mga litrato to? Binura mo na ba dito? Ang mga kuha ko? Puro litrato ng pusa to. Alam ko lang may nag-utos sa'yo para manmanan ako. Sabihin mo na sa akin ngayon kung sino. Sabihin mo na kayo sa akin! Sabihin mo sa akin kung sino siya! Sabihin mo sa akin kung sino na puto sa'yo para manmanan ako! Ha? Ha? Sabi ko na nga ba eh. May mga kasamahan ka. Uy! Sumagot na si Natsumi, Banchan! Teka, magkita daw tayo sa North Harbor Warehouse Number 3. Teka, nakakatakot ang lugar na yun ah. Bakit doon tayo magkikita? May kutub ako. Ngayon din pupunta tayo doon. Ginagamit ng mga taong yun ang babaeng ito para sundan ako. Kaya tulungan niyo ako para mawala sila sa landas natin. Maliwanag ba? Ano ito? Dalawa lang sila? Hoy, sabihin nyo! Sino ba kayo, ha? Nagbabalik kami ng mga nawawala. Kami ang tinatawag ng mga getbackers. Nandito kami para kunin ang kliyente namin. Natsumi! Okay ka lang ba? Getbackers, ha? Sandali, parang ngayon ko lang yata narinig yan, ha? Huwag na kayo magsinungaling dyan! Sinong nag-utos sa inyo para manmanan ako, ha? Hindi mo naiintindihan. Hindi kami interesado sa mga kagaya mong pulis na nagbebenta ng impormasyon sa masasamang tao. Para malaman nyo, gusto lang namin ibalik ngayon ang isang bagay na nawala sa kanya. Hindi ako naniniwala sa inyo. Sabihin nyo sa akin na totoo ko sino nag-utos sa inyong dalawa. Ano na to? Kaharap yata ng away. Parang iba akong yata silang kuliyente. Masigit pa siya sa electric eel. Mas matindi ang kuryente yung nasa loob ng kanyang katawan. Alam nyo ba yun? Ha? Kaya tikman nyo ang elektrisidad ko! Mas malakas pa sa sipit ng alimangong grip ko. Gusto mo pa yatang magkayupi-yupi! Banjan! Lumaba ka rin din! Ito! Bakit mo ko tinititigan? Huwag mo ko titigan! Bakit mo ko tinititigan ng ganyan? Huwag mo ko titigan! Banjan! Kasalanan mo din yan eh. Tinititigan mo kasi sa tinititigan. Sadali! Huwag kayo magpapaputo! Ako ang pulis dito!
minuto lang yon. Ano? Nanaginip ka, no? Alam mo kung ano ang Jagan? Nagagawa akong managinip ang isang tao sa loob ng isang minuto. Nung tinitigan kita, nagsimula ka na managinip nun. Parang totoo, no? Akala mo totoo ang mga nangyari. Malaking gulong ginawa mo, Mascot Dal. Nananaginip siya ngayon. Ginamitan mo din ba siya ng Jagan? Konti lang ang ginamit ko sa kanya. Masyado mapanganib ang mga mata ko. Konti lang ang ginamit ko sa kanya para makapagpahinga siya. At ngayon, tapos na ang misyon natin sa kanya. Tapos na nga. Magandang Natsumi. Matulog ka ng mahimbing. Magandang araw. Welcome sa inyo. Aba, si Natsumi? Bakit ka nakasuot ng ganyan? Kasi, naisip ko na gusto kong magtrabaho dito eh. Ha? Talaga? Buhat ngayon, magkakasama na tayo palagi. Okay yun, ang galing! Dito, sa ganitong lugar, pangit dito eh. Pag nakarinig pa ako ng pintas, magugutom kayo. Huwag kayong mag-alalang dalawa. Buhat ngayon, hindi ko kayo papabayaang magutom ulit. Akong bahala sa inyo. Sagot ko kayo hanggang hapunan. Ha? Totoo ba yung narinig ko, Natsumi? Pero sa isang kondisyon. Kailangan bayaran nyo na pagtatrabaho ang mga kakainin nyo ditong dalawa. Hindi ba tama, bossing? Tama yun, Natsumi. Oh, shoot nyo to. Salamat, Natsumi. Natsumi, ba't mo naman ito ginawa sa amin? Sakto yan. Parang hindi ko yata nakikita si Naban ngayon na. Alam mo kasi, abala silang ngayon sa pagtatrabaho. Mabuti ngayon nang kumita naman sila ng pera at mabayaran na nila ang mga utang nila sa atin. Palagi nga silang kumakain dito, hindi naman sila nagbabayad. Eh di ang ibig sabihin nun, magbabayad na sila. Magandang balita yan. Pero hindi yon ganun kadali. Hindi matatahimik ang dalawang yan hanggang hindi sila nakakagawa ng gulo. Ano? Ay, nagkaalala pa rin ako. Kumusta mga kaibigan? Makinig kayo, kami ang Get Backers. Kung meron man kayong mga gamit na nawawala, sabihin nyo lang sa amin. Dahil kami makakatulong sa inyo para mabawi nyo mga gamit nyo. Sandali lang, Miss. Gusto mo ba kami subukan? Magagaling kami kaya hindi ka mabibigo sa amin. O Mister, may nawawala ba sa inyo? Nakakainis, bakit ayaw nyo ba ako pansinin? Ano ka ba, Gigi? Huwag na tatama-tama dyan. Tulungan mo ako maghanap ng kliyente. Paano ako magkakaroon ng lakas para magtrabaho? Eh, puro tubig lang ang laman ng dyan ko. Tatlong araw na akong ganito. Eh, napakahina mo naman. Napakalaki ng ginastos natin doon sa kotse. Nang dahil doon, wala na tayo tuloy kapera-pera ngayon. At ikaw may kasalanan nito, Ban. Kung binayaran mo agad yun, hindi lalaki yun ng ganun. Tumigil ka, nangyari na yun, kaya kalimutan mo na yun, tulungan mo na lang ako. Napakalupit talaga sa akin ni Pore. Alam na nga niya, naghihirap tayo, sisingilin pa niya tayo sa mga utang natin. At hindi pa niya tayo pakakainin hanggat hindi tayo nagbabayad. Pag nagkaroon ako ng pagkakataon, tatanggap ako ng mabigat na misyon at naniningil ako ng malaki para makabayad sa utang. Wala nang ibang paraan, ang mabuti pa, magtrabaho na lang tayo doon sa restaurant para naman makakain na tayo. Ano? Wala ka ba, Pride? Tayo mga get-backers, hindi ba? Hindi tayo magtatrabaho bilang utusan sa restaurant na yun. Hindi bagay sa atin ang ganong klaseng trabaho. Lunukin na lang natin ang ating pride para naman magkaroon na ng laman ng dyan natin. Tumigil ka na! Tama ng reklamo! Kotse natin yun, hindi ba? Oo, tama ka. Ate ni Ayon. Nek! Kadiring mga pulubi! Buhay pa nilalamaw na! Mama, bakit ganyan ang itsura nila? Huwag mo na silang pansinin. Ban, hanggang kailan tayo maging ganito? Mamamatay na ba tayo? Ewan ko. Mas mabuti pa nga yata ang mamatay na lang tayo. Oh, ito. Kunin nyo na ito. Bigay lang ito sa akin. Huwag na kayo mahiya. Kunin nyo na. Ban, ba't kinain mo? Huli ko na nga yan eh. Sa akin yan, gusto ko yan. Tumigil ka! First up, first seat! Ang daya mo eh! Ako, boss! Makinig po kayo. Meron akong balita
tungkol kina Van. Ano ba yun, Natsumi? Nalaman ko na namamalimos na lang sina Van at Gingy sa kalye at kumakain na lang ang tira-tira. Ay, sabi ko na, walang pag-asa. Tatang, kayo ang nagligtas sa buhay namin ni Gingy. Oo nga po, ang akala nga namin, mamamatay na kami sa gutom eh. Mabuti na lang po at dumating kayo. Walang anuman yun. Dapat lang naman talagang tinutulungan ang mga nangangailangan. Pero alam niyo, tinakot niyo ako talaga kanina. Dahil sa itsura ninyo, akala ko eh, naghihingalo na kayo. Mahabang kwento po ang nangyari. Ganun ba? Buti tumihinga pa kayo. Naku, naubos na pala. Sandali lang ha. Alam kong meron pa akong naitabing kandila dito eh. Lolo, ha? Huwag na po kayo maghanap. Bilang pasasalamat, may kakaiba po akong ipapakita sa inyo. Ito na nga. Ha? Paano mo napailaw yan? Meron po kasi siyang kuryente sa loob ng katawan niya. Yan ang kakaiba niyang kakayahan. Kuryente? Oh, katulad po siya ng electric eel. Ilaw na. Kapag nasa panganibang eel, naglalabas ito ng kuryente para protektahan ang kanyang sarili. Kaya rin po yan ang mga tao. Ang kinaiba lang niya, kayang-kaya niya itong kontrolin. Yun ang kakayahan niya? Eh ikaw, meron ka bang kakayahan katulad niya? Kakayahan? Narinig niyo na po ba ang tungkol sa Devil Eye? Hindi. Ngayon ko lang narinig. Sino ba talaga kayo? At ba't kayo kakaiba? Ako nga po pala si Van. At ako naman po si Gingy. Tumutulong kami sa mga taong ninakawan o kaya naman nawala ng gamit. Tumutulong kayo? Ibabalik namin ang mga bagay na ninakaw o nawala. Yun ang prinsipyo namin. At kami ang mga getbackers. Sikat na kami. Tatang! Lolo! Bakit po? Tatang, anong nangyayari sa inyo? Tatang! Van, hihingi ako ng tulong. Sige! Sandali lang. Huwag kayong mag-alala. Matagal na akong ganito. Mawawala rin ito, mamaya. Dalawang taon na ang nakalipas nang mabankrap ang kumpanya ko. Hindi naman talaga ako mahirap dati. Ang totoo nga niyan, nagmay-may-ari pa ako ng isang factory. Noong panahon yun, nagpunta ako sa Tokyo at nagtrabaho ako ng mabuti. Tapos, nakapag-asawa ko, nagkaroon ng anak. Iyon ang naging pinakamasayang bahagi ng buhay ko. Pero nang dahil na rin sa kahirapan, nagkaroon ako ng napakaraming utang. Nahirapan ako sa pagbabayad sa mga utang nito at lalo kaming naghirap. Tapos ang anak ko, kinuha pa siya sa akin ng mga masasamang loob. Maganda at mabait siyang bata. Alam ko na nahihirapan siya dahil maagang nawala sa kanya ang kanyang mama. Pero hindi ko siya naringgan ng reklamo. Napakabuti ng bata. Sayang at hindi ko naman lamang siya naprotekta ko. Kayo ang mga getbackers, hindi ba? Hindi kaya mamura ang pangalan ng anak ko. Hawak siya ngayon ng Sun Society sa Tachukawa. Alam ko napakahirap ng gusto kong mangyari pero pakiusap. Iligtas ninyo ang anak ko mula sa kanila at ibalik niyo sa akin. Ito na lang ang maibibigay ko sa inyo ngayon. Pero pangako, babayaran ko rin kayo ng tama. Pagtatrabaho ko ng mabuti para mabayaran ko kayo. Sige na, pakiusap. Tulungan ninyo kung gusto ko muling makasama ang aking anak at humingi ng tawad sa kanya. Lolo, pasensya na kayo. Ha? Pero hindi sapat ang pambayad nyo, kaya maghanap na lang kayo ng iba. Pero Van! Tama kayo. Alam ko naman kulang ang pambayad ko. Naintindihan kita, kaya sige. Kalimutan mo na yon. Van, gising ka pa ba? Trabaho natin ito. Kailangan natin kumita ng pera. Hindi pwede puro awa. Oo nga, naintindihan kita. Alam kong kailangan natin ng pera. Hindi nga sapat yung pambayad niya. Pero pinakain naman tayo. Alam kong hindi tayo kikita ng malaki dito. Kulang pa yon na pambayad natin ng utang.
Pero sa tingin ko, tayo lang ang makakatulong sa kanya na makita uli ang anak niya. Kung hindi natin siya tutulungan, wala nang ibang tutulong sa kanya. Ban, patsaysa ka na. Pero pupuntahan ko ang anak niya. Hay nako, Gingy. Pusong mamong ka talaga. Pero delikado kung aalis ka na mag-isa. Sige, tutulungan na rin natin siya. Total, pinakain niya naman tayo kanina, di ba? Tama, Ban. Pero alam mo, sino kaya nagsabi sa akin na kailangan natin lunukin ang pride para magkaroon ng laman ng tiyan? Nasaan kaya ang dalawang yun? Ang higpit ng security system nila. Tol, pero kailangan mo sabihin sa amin kung nasan si Rica Yamamura. Sino yan? Huwag kang maingay. Huwag kang matakot sa amin. Ikaw si Rica Yamamura, di ba? Huwag kang mag-alala. Kami nga pala ang Get Backers. Nandito kami para iligtas ka. Dahil humingi kasi ng tulong sa amin ang iyong ama. Ha? Humingi siya ng tulong? Pero... napakahirap. Hindi mangyayari yun. Imposible. Hindi magiging madali para sa atin ang pagtakas dito dahil napakahigpit ng security nila. Mahigpit ka mo? Alam nyo kasi, ito ang bahay ng Big Brothers. Napakahigpit ng security system nila dito at napakarami pang mga gwardiya. Pero ito, tignan mo, nakapasok na kami at hindi man lang kami pinagpawisan. Huh? Ano, Rica? Gusto mo bang makita ang iyong ama? Pero... magtiwala ka sa aming dalawa, Rica. Dadalhin ka namin sa kanya para makita na kayo. Ano? Tayo na. Oo, sige. Hintayin niyo ako dito. Mag-aayos lang ako sandali. Bilisan mo lang, ha? Sikretong daanan? Sikretong daanan dito. Pwede nating gamitin yun. Mas ligtas tayo kung doon tayo dadaan. Mabuti kung ganun. Sige, doon tayo. Bilisan natin. Nandito na tayo. Mukha nga itong isang sikretong daanan. Ang galing. At niwala mo nilang kahirap-hirap. Hindi ba, Ban? Tayo na. Ano pang hinihintay niyo dyan? Lumabas na tayo dito. Ako ng aking ama sa Big Brothers. Dahil doon, galit ako sa kanya.
na to. Kung kasama ko siya, hindi ako magkakaroon ng singsing na kasing ganda at kasing mahal nito. At hindi lang ito. Meron na rin ako magagandang bag, damit at sapatos. Nakukuha ko dito ang lahat ng gustuhin ko. Maganda ang buhay ko dito at masaya na ako. Di tulad nung siya pang kasama ko. Hindi na ako babalik sa kanya dahil hindi ko ipagpapalit ang buhay ko dito. Kung sa amin, napakabait mo raw. Ipinagmamalaki ka pa nga niya dahil hindi ka raw nagre-reklamo kahit na mahirap lang kayo. Hindi ka raw niya nagawang protektahan noon. At pinagsisisihan niya yun. Nagmakaawa siya sa amin na ibalikan namin sa kanya para makahingi siya ng tawad. Gustong-gusto ko na talagang makita ng iyong ama, Riga. Kung alam mo lang, nag-aalala siya ng gusto sa kalagayan mo. Wala na akong pakialam sa kanya. Pinabayaan niya ako dati. At dahil doon, kinanimutan ko na siya. Galit ako sa kanya at para sa akin, wala na akong ama. Riga? Itigil niyo lang daldalan. Mga pangas kayo. Ngayon, sa tingin niyo ba makakalabas pa kayo ng buhay dito? Linalo mo tong lahat. Kung di ako nagkakamali, kagagawan mo paghihirap nila. Pinagnakawan mo ang kumpanya nila para malugi sila, hindi ba? Ano ngayon kung ginawa ko yun? Tumataas na rin noon ang bayarin niya sa kumpanya. Kaya baliwala na rin kung ipagpapatuloy pa niya ang negosyo niyang yun. At isa pa, nakita ko maganda ang anak niya. Kaya pinagdaluhan ko kung paano siya makukuha. Ginawa ko ang lahat para siguraduhin maghihirap ang matandang yun. Para madali kong makuha sa kanya ang anak niya. Umayon naman ang lahat sa plano ko. Kaya ito siya ngayon. Ano? Yung pala nangyari? Hindi maaari. Linanin niyo pala lahat ng ito. Pasensya ka na, tanda. Pero kailangan mo pagbayaran ang mga nagawa mo. Ano ba bang hinihintay niyo dyan? Tapusin niyo na sila. Dalawa lang sila, hindi nyo pa matalo. Bakit nakikinig ka? Magpuputo ka na! Ano ba nangyayari? Akala nyo ba matatalo nyo ako? Hindi ako basta-basta nagpapatalo sa katulad nyo. Ha? Anong nangyayari? Ano, Rica? Kumusta? Nagustuhan mo ba ang panaginip mo? Isa lang ba yung panaginip? Sa totoo lang, ilusyon lang ang mga nakita nyo. Noong mapatingin kayo sa mga mata ko, nagsimula na kayo makakita ng mga hallucinations sa loob lamang ng isang minuto. Ginamit ko sa inyo ang devil eye. Para bang totoo? Ano ka mo? Ang ibig sabihin, ilusyon lang ang lahat? Alam namin hindi ka masaya dito. Tama ba, Rica? Alam na yung pinipilit mo lang na magpakatatag. Pero siguro naman, alam mo nang wala nang dahilan para manatili ka pa dito. Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa amin dahil hindi ka naman magiging masaya dito eh. Umalis na tayo dito. Tayo na. Hinihintay ka na ng ama mo. Tayo na, Jinji. Umalis na tayo. Magiging maayos ba siya? Oo, magiging maayos din siya.
Kaya lang masyado nang mahina ang katawan niya, kaya kailangan na namin siyang dalhin sa ospital. Lolo, naririnig niyo po ba ako? Lolo, dumilat po kayo! Lolo, tignan mo ban! Gising na si Lolo! Lolo, pasensya ka na. Kasi po, hindi namin maibalik si Rica. Kahit nandito ako, hindi ibig sabihin na pinatawad na kita. Rica, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, anak. Salamat at nakita kita, Rica. Buti naman, nakita na uli ni Lolo si Rica. Natutuwa ka rin ba? Nakikinig ka ba? Bakit ba? Huwag mong sabihin, ginamit mo ang devil eye. Sama ulit tayo. Hindi niyo na ba ako naalala? Ako si Akaba. Ano kaya itong i-deliver natin? Mukhang napaka-importante ng laman ng pagkanya para ipatawag nila tayo tapong sikat na delivery expert para naman na kanya. Napakasela siguro nila. Hindi ako interesado sa laman ng kahon. Ang trabaho lang ng delivery experts ay mag-deliver. Kaya huwag na tayong makialam pa. At siguro naman alam mo rin yun, Dr. Jackal. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makikin. Poison lang. Magaruma, total binagsagan ka naman bilang Mr. Racer. Kaya ako, isahan mo na ngayon ang pagmamaneho. Teka! May customer! Welcome po! Sabi na nga ba dito ko kayo makikita mga get backers? Search niya. Binabati ko po yung dalawa. Sa wakas, meron na kayong kliyente. Kumusta ka na, Paul? May bago ka yata ang kasama. Ako po si Natsumi. Estudyante ako at nagpa-part-time job lang ako dito. Ah, ganun pala. Ako naman si Heaven at kinalagal ako kitang makilala. Ikaw si Heaven? Isa akong agent at tinutulungan ko ang mga taong nangangailangan ng tulong ng mga get-backers. Sandali, saan kayo pupunta? Sa nga pala, meron ako importanteng gagawin. Napasensya na, ako rin. Huwag naman kayong ganyan. Makahirap pa naman ako para maghanap ng kliyente nyo. Pwede ba, Heaven? Hindi kami hihingi ng tulong sa'yo kahit kailan. Tapos napakataas mo maningil, kaya salamat na lang. Oo nga. Tapos ang nakaraan, napakamapanganib pa nang ipinagawa mo sa amin ni Ban. Pero Ginji, alam ko naman na magagaling kayong dalawa at kaya-kaya niyo yung gawin. Kaya nga hinahanapan ko kayo ng ganong klaseng trabaho. May tiwala ko sa inyo. At alam ko ang kakayahan nyo. Kaya tanggapin nyo ng trabaho ito. Ah, sige na nga, Heaven. Basta ikaw ang nagsabi, tatanggapin ko. Inuuto ko lang yan eh. Ay! Malaki ang kikitain nyo dito. Kailangan nyo ng pera, hindi ba? Napakahirap ng buhay ngayon. Minsan lang dumating ang ganitong oportunidad. Sasayangin nyo pa ba? Oh, Miss Heaven. Gusto mo ba ng masahe? Pwede na ba ito, ha?
Naku, may sinulit. Baka mapatid ka. Hoy, Genji! Ano pang hinihintay mo dyan? Linisin mo na yung sapatos ni Seven! Nakakahiya ka! Maghintay na lang po muna kayo dito. Sige, walang problema. Maraming salamat. Kinakabahan ka? Isang sikat na politician ang kliyente natin ngayon. Hindi basta-basta ang misyong ito, kaya huwag kayong mag-alala. Maganda ang bayan. Wow! Mamahalin ang isdang yan. Ang sarap siguro niyan, ano? Genji, dito ko nga lang. Salamat sa paghihintay niyo. Sir, sila po ang sinasabi ko sa inyo mga get-backers. Kumusta po, ako po si Van? At ako naman po si Genji. Madalas kayong ikwento sa akin ni Heaven at ang sabi niya magaling daw kayong dalawa. 100% po ang success rate namin at kayang-kaya namin ibalik ang kahit na ano. Ang ibig sabihin yan, tinatanggap niyo na ang misyong ibibigay ko. Depende pa rin. Sabihin mo muna sa amin kung ano yun. Aba, oo nga naman. Sasabihin ko na. Alam nyo kasi, merong mga napaka-importanting bagay ang ginagawa sa akin sa Hokkaido. Alam ko kung sino kumuha. At ang taong yun ay isa sa mga naging napakatindi kong kalaban naman sa politika. Sa ngayon, mula sa Hokkaido, ay tinala na nila ang mga gamit sa Honshu papuntang Tokyo Shinjuku. Ginawa ko ng lahat para mabawi ang mga yun, pero hindi pa rin ako nagtagumpay. At alam nyo ba, kumuha pa sila ng delivery experts para magdala. Delivery expert? Kahit na gaano kasela ng mga bagay o kahit gaano kadelikado ang tataanan nito, sisiguraduhin ng mga delivery experts na makakarating yun ang ligtas. Kilala nyo na ba kung sino yung mga delivery experts? Hindi pa nga. Pero huwag kayong mag-alala. Kinakiusapan ko na si Pori na mag-imbestiga. Sasabihin ko pag may balita siya. Kayo na lang ang pag-asa ko. Sana makuha nyo na yon sa kanila bago nila yon madala sa Shinjuku. Sandali, ano ba yung pinababawi mo sa amin? Ganito ang itsura. Anong laman? Hindi ko pwedeng sabihin. Pero gusto kong malaman ninyo ng kasing halaga ng white gold ang laman ninyo. Hindi namin tinatanggap ang misyon. Baka niloloko mo lang kami. Sandali lang. Bibigyan ko kayo ng 2 milyon. At hindi lang yon. Hanggat kaya ko ang anumang hilingin ninyo, pwede ko rin kayong bigyan ng bahay o kaya naman ng mga mamahaling kotse. Anong masasabi mo, Van? Sige, pumapayag na ako. Talaga? Oo, pero may kondisyon. Ayoko ng bahay o 2 milyon. Ang gusto ko, ibigay mo sa amin ng 1/10 ang laman ng kaon. Ano ka mo? Yun ang kondisyon ko. At kung hindi ka naman papayag, maghanap ka na ng iba. Oo, sige. Pumapayag ako. Sa'yo ang 1/10. Kung ganon, okay na. Tinatanggap ng getbackers sa misyon. Salamat sa pagtangkilik. Van, hindi mo alam kung anong laman ng kahon na yun. Bakit gumawa ka ng ganong klaseng kondisyon? Huwag ka mag-alala, Heaven. Dahil babayaran pa rin naman namin ang kasyon servisyo mo. Sige, aasahan ko yan. Wala nang bawian, ha? O, sige. Pag nalaman nyo na kung sino yung mga delivery expert, sabihin nyo na agad sa amin. Oo, sige. Sandali nga ba? Sigurado ko ba sa ginagawa mo? Parang mas mabuti yata kung tinanggap na lang natin yung 2 milyon eh. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi ba parang kami niya ng mukha na matanda? Bakit? Kilala mo ba siya? Hindi ka kasi nagbabasa. Ayan, tignan mo, may dyaryo dyan. Aba, yung matanda! Siya nga! Mula sa Hokkaido, sa Sibit, mayroong natagpuan na isang Russian warship. Ginamit ang barkong ito noong Russian-Japanese War. Napag-alaman na naglalaman ng mga white gold. Ano? White gold? Aba, mas mahal pa yan sa tunay na ginto. At kahit magtrabaho tayo habang buhay, hindi tayo magkakaroon ng ganung kayamanan. Tama. At ang matandang yun na nakakita sa barkong pinabanggit dyan. Hindi ganun, Van. Hindi kaya ang laman ng kahon ng matanda ay... Posibleng kaya mahalaga sa kanya ang kaon na yun dahil naglalaman yun ng mga white gold. At sa atin mapupunta ang 1/10 kaya magkakaroon tayo ng mga white gold. May idea ka ba kung magkano ang white gold, Van? Hindi ko rin alam. Pero nakakasiguro ako na higit sa 2 milyon ang halaga nun.
At alam mo ba ano ibig sabihin ng Gigi? Yayaman na rin tayo sa wakas! Oo, tama ka ba? Sa wakas, makakakain na rin tayo ng masasarap na pagkain. Hindi na tuloy ako makapaghintay! Magiging bilyonaryo na rin tayo! Wow! Ang sarap pakinggan! Kinuha pala ng mga kalaban natin ang Gearbackers. Marami na rin akong naririnig tungkol sa mga Gearbackers na yan. At ang balita ko, nakabase sila sa Shinjuku. At wala kayong dapat ipag-alala dahil nandito naman kami para siguraduhin ligtas na makakarating ang kaon sa destinasyon ito. Masyado naman nag-aalala mga kliyente ito. Samantalang tatlong magagaling na tao naman ang iupahan niya para magbantay. At walang masamang mangyayari sa kaon. Hindi ba hindi ko? Huwag ka masyadong kampante. Hindi pa natin naiyahatid ang kaon. Hindi dapat minamaliit ang kakayahan ng kalaban. Bakit? Kilala mo ba mga Gearbackers? Oo. Mahirap silang kalaban. Lalong-lalo na si Van. Perfecto. Isaya ta ang henyo. At dahil sa kausahin mo sa pag-iisip, magkakaroon tayo ng white gold! Oh? Ayan na! Paparating na sila! Gigi! Sandali lang! Hindi pa ako handa! Ano ba? Bilisan mo! Oo! Ito na! Ayos! Ayos na! Pero ba't hindi sila tumigil? Kaya! Sandali lang! Banda kayo ngayon, kayo wala kayong ligtas sa akin. Hindi lang ako isang henyo, magaling din ako magmaneho. Tawa lang ba? Tawa lang ba sa akin? Ako po! Sandali lang! Kahit ang konsing kuba na to, hindi dapat minamaliit. Maliit nga ang konsi ko pero meron itong B-Max 1100cc twin piston. At pina-upgrade ko pa ang 145 horsepower nito sa 190 horsepower. Pasensya na muna ba, ma-store ko muna ang speech mo. Bakit ba? Medyo lumalayo na tayo sa kanila. Akong bahala, makakahabol tayo. May gasolina pa ba tayo? Yun ang problema natin ngayon. Kaya mabuti pa, bago sila tumulang makalayo, tumalong ka na sa truck. Sige! Kumanda ka! Gigi, ayos ka lang ba? Gigi, ano ko ba? Huwag ganyan! Itigin mo na yan! Tama na, Gigi! Kaya mo ba yung Gigi? Sandali, ano bang nangyari sa atin, Van, ha? Ha? Van dyan! Lagot kayo mo yun! Pag-aruma! Hindi yata marunong gumamit ng preno yun. Hindi ka na nga tayo mapulog dun sa bangin. Pero talagang hindi mo pa rin tinapakan yung preno. Kakaiba ka talaga, Mr. Racer. Hindi ka marunong gumamit ng preno. Hindi kayo makakatakas! Sabihin mo nga, Van, anong nangyari? Ano ba ang nangyari sa akin kanina? Nawala ka sa sarili dahil naamoy mo ang poison perfume ni Himiko. Himiko? Gumagamit ang babaeng yun ng pitong iba't ibang poison perfume.
Ang naamoy mo kanina ay gawa sa brain syrup ng ape na nabuhay ilang milyon taon na nakalipas. Isa yun sa mga pabango niya. Kapag nakaamoy ka nun, kikilos ka na parang isang unggoy. Nang dahil sa pabango? Kung hindi kita kaagad binasa doon sa lawa kanina, malamang habang buhay ka nang magiging isip unggoy. Ako kila Bar at Ginji, sana ligtas pa rin sila. Huwag kang mag-alala, mukha lang silang mga walang silbe, pero magagaling sila. Heaven, may problema. Isa siya sa mga delivery experts? Hindi ko akalaing ito ang mga kalaban nila. Sana ligtas silang dalawa. Sa tingin ko, malayo na tayo sa mga pakialam niya rung yun. Pababa na kasi itong daan at mas matatagal sa sakyan natin kaysa sa kotse nilang dalawa. Pero sigurado na mga panitin sa musuko. Dr. Jackal? Kailangan pala kung paano tayong alam. Paano ba yan? Hindi na pinita ka tuloy gumamit ng baby ng Mr. Nobre. Dr. Jackal? Ako nang bahala. Pasensya na, pero hanggang dyan na lang kayo. Iwan ang mga gamit ninyo at umalis na kayo. Pasensya na rin kayo, pero hindi namin pwedeng gawin ang gusto nyo. Dahil nandito kami para gawin ang trabaho namin. Sana maintindihan nyo. Ginagawa lang namin kung anong inutos sa amin. Silang kalabanin? Oo. Kasama nila si Akaba ni Puro doon na kilala bilang Dr. Jackal. Napakalupit niya at wala siyang sinasanto. Kaya mag-ingat kayong dalawa sa tao yan. Ganun ba? Pero mas malakas sila kaysa sa amin. Ang grupo nila, mukhang sanay na manakit at pumas lang ng mga tao. Hindi tama ang ginagawa nila. Napakasama nila. Hindi ko ito mapapalampas! Kailangan na natin magpumadali. Tayo na, Ginji. Sumakay ka na. Oo, at ipakita natin sa kanila na walang sino man o anong bagay ang nakakaligtas kapag kumilos na ang mga getbackers! Walang kwenta ang mga taong yun. Kaya hindi mo na dapat sila pinatulan pa. Meron kasi silang dalang mga sundata. At naglapang nila, kaya nakalimut ako matumagod sa kanila. Ayan na sila. Kaya nang inaasahan, hindi kaagad susuko ang Getbackers. Ang taong gumagamit ng Devil Line si Man. At ang pinuno ng sikat na gang sa Shinjuku na si Jinji na gumagamit ng kuryente. Ano sa tingin mo, hinig mo? Kanina pa tayo tumatakas mula sa dalawang ito. Bakit hindi na kaya natin sila tapusin? Anong ibig mong sabihin? Patayin sila? Sumasangayong ko ba? Para matigil lang ang pang-i-storm sa atin ng dalawang ito, tapusin na natin sila. Sabihin mo lang kung meron ka pang naiisip na iba pang paraan. Magaruma, itigil mo ang sasakyan. Jackal, hindi ba banjan? Istorbo kayo sa amin. Kaya dapat na namin kayong tapusin. Humanda ka. Humanda ka. Thank you.
istorbo kayo sa amin. Kaya dapat na namin kayong tapusin. Maghaharap na ang Get Backers at ang malupitan. Sana makuha niyo na yon sa kanila bago pa nila yun matala sa Shinjo. Ganito ang itsura. Ano ka mo? Nahirap sila kita namin! Kasama nila sa akaba ni Kuro. Nakilala bilang Dr. John. Napakalupit na at wala siyang sinasalo kaya magpilat na yung dalawa sa tao. Hindi tama ito. Napakasama nila! Istorbo kayo sa amin. Kaya dapat namin kayong tapusin. Manda ka. Ban. Dr. Jackal. Kumusta? Ikinagagala ko kayong makilala at Get Packers. Ako nga pala si Akaba ni Kuroudo at isa akong delivery expert. Meron akong gustong imungkahi sa inyo para na rin sa ikabubuti niyong dalawa. Ano sa tingin nyo? Balak mo ba? Simple lang naman ang gusto kong mangyari. At kung makikinig kayo sa akin, wala tayong magiging problema. Ang gusto ko lang naman ay umatras na kayo at bumalik sa pinanggalingan nyo. At huwag nyo na kaming buluhin pa. Sa madaling salita, kalimutan nyo na ang bisyon nyo sa pagtawi sa mga dala namin. At kumain nyo ang buhay nyo, sasamahan nyo kaysa nyo ay kasi. Katatawarin na lang namin yung isa pang isa yung ginawa nyo sa amin. Anong masasabi nyo, mga Get Walkers? Aatras na ba kayo at ililigtas ang buhay nyo? O gusto nyo matulad sa mga taong bumarap sa amin kanina? Nasa inyo na rin ang desisyon. Kahit talo pang sabihin mo sa kanila, hindi mo basta-basta mapapatagsundin yung sibon. Ganun ba? Pero sa tingin ko, may sa kanyang kasama. Dahil naman sasamaan mo siya sa mga bahay mo sa kanya. Pero kahit na ano pa maging desisyon nila, hindi pa rin naman magbabago ang kapalaran niya sa kamay natin. Ginagalit mo ako! Binawa ka lang, Genji. Huwag mo sanang kalimutan ang trabaho natin. Dito tayo para bawiin ang kaon. Naghihintay ako. Binibigyan ko pa kayo niyang masigod para mag-desisyon sa inyong bahay ko. Ano pa bang hinihintay niyo? Meron pa kayong limang segundo para umatras at ipas ang buhay nyo. Sa akin. Kami aatras? Uwa. Sa tingin ko, hindi na rin makapaghintay ang taong ito makapaglaban sa aking dalawa. Tablo! Lima! Ang bilis niya! Ban, ako nang bahala sa lalaki ito. Punin mo na lang ang kahon. Ngayon na! Sige, alam kong kayang-kaya mo siya, Genji. Sigurado ka ba nalalabanan mo ito ng isa ka lang? Kung ganun, ihanda mo ng sarili mo dahil hindi mo ko kaya. Ano? Ang laban natin ito ang magiging katapusan mo. Ganun, wala naman ako nakikitang sandata sa kanya, pero pakiramdam ko, umiwan niya ako ng kutsilyo. Kahit papano mo magiging masayang mong labang ito. Pero kahit anong to, hindi mo makatalo. Si Jackal ka lang mahirap ng kalaban. Tapos nandito pa si Himiko. Magkakuha ko ng kaunti, alis na kami. Bingo! Matagal din tayo hindi nakita, Ban. Pumasok ako sa ganitong trabaho. Alam ko na may posibilidad na magkikita ulit tayo. Pero alam mo ba, totoo lang ayaw na ulit kita makita. Mukha yata ang gustong-gusto mo ang trabaho ang ginagawa mo ngayon. Huwag mo ako takasan! Mabagal ka. Sorry na. May guwantes pa siya. Mahirapan akong kuryente siya. Bakit hindi mo kaya tawagin ng kasama mo? Gusto ko pa naman sanang maranasan ang kakayahan ng Devil Eye. Siguro kailangan mo na kitang pahirapan ng gusto niya hanggang sa sumigaw ka sa klon. Alam ko na! Ang damit niya! At ano naman ang binabalak mo ngayon?
Napapansin ko lang kasi nabalot ka masyado. Paano ba yan? Mamaya lang, matutusta ka na! Balot na balot ako. Itanggalin natin. Oh, ayan bata. Masaya ka na ba ngayon? Tatapusin ko ng larong to. Kaya mabuti pa, ihanda mo ng sarili mo. Ginaganahan na ako ngayon. Kaya simulan na natin. Huwag ka nang lumaban. Ang cream powder na yan, kapag naamoy ko yan, alam ko masusunod ang katawan ko mula sa loob. Bulok na yan, teknik mo na yan. Kabisado ko na yan. Hindi papunta sa akin ang direksyon ng hangin, kaya hindi ako maapekto ng pabango mo yan. Kaya pwede bang ibigay mo na sa akin ang kahoy? Ito? Pagkikatalaga ng kamay yan, yan ang snakebite, hindi ba? Yan din ang ginamit ko sa pagpatay mo sa kapatid ko at hindi ko yung makakalimutan. At ito yun ang gagawin ko sa'yo. Pag-aroma! Pakita mo na kakayahan na Mr. Razor! Nasinggot ko ang pabango niya. Isa akong professional. Sa ngayon, mas mahalaga ang trabaho ko kaysa sa pakikipaglaban sa'yo. Kenji! Bilag ka! Parating na atang! Ano pa bang hinihintay mo? Masasagasaan ka ng truck kapag hindi ka gumalaw dyan. Magagawin ko ngayon. Kapag gumalaw ako dito, sigurado susugurin niya ako. Kenji! Bilag! Kenji! Kenji! Huwag na huwag kang magkakamaling tumapit sa amin. Dahil hindi ako magdadalawang isip na kapos na kayo. Takbong gawin sa amin! Kapag gumalaw ka dyan, mamamatay ang kaibigan mo. Kung sa bagay, hindi na rin naman magtatagal ang buhay niya. Dahil pagdating namin sa pupuntahan namin, tapos na siya. Paano ba yan? Nadagdagan na naman ang babawiin mo. Patawad, Ban. Ano na ang gagawin mo ngayon, Getbacker? Ililigtas mo pa rin ba ang kaibigan mo kahit na alam mong hindi mo kami kaya? Siguro hindi mo na siya babawiin sa amin dahil wala na magbabayad sa'yo kapag ginawa mo yun. Tama na yan. Umalis na tayo dito, Himiko. Dahil siguradong kayo na pa tayo hinihintay ng kliyente natin. Ngayon, pwede na tayong dumiretso sa Shinjuku. Hanggat nandyan siya at binabantayan ako, hindi ako makakagalaw dito. Nakatakot naman ang tao mo pa. Wala na siyang suot kanina. Pero saan ang galing sa data niya? Hindi ka naman pala magaling. Tapos ikaw pa ang ginawang pinuno ng pinakamalakas na gang ng Shinjuku. Hindi naman pala dapat katakutan ang sikat na pinuno ng Bolts Gang. Iba na ang buhay ko ngayon. Nakalimutan ko na ang pagiging pinuno hanggang ngayon. Kaya kung pwede lang sana, huwag mo nang ipaalala sa akin yon. Teka nga, ang daya niya, bakit ako ino-hostage ng ganito? Para kang isang bata. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit ikaw ang kasama ni Van. Pabuti at pinagtsatsagaan ka niya. Masama siyang tao at hindi siya mapagkakatiwalaan. Tigil mo na ang pagkasabi ng masama tungkol kay Van. Hindi ko alam kung anong problema niyo at kung bakit galit ka sa kanya. Pero sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi siya masama. Nakakaawa ka. Mukhang hindi mo pa talaga alam kung anong totoong ugali niya. Pero sa tingin ko, sa ating dalawa, ikaw ang mas nakakaawa, Miss Himiko. Ano ibig mo sabihin? Nakikita ko sa mga mata mo, masasabi kong kaya ka ganyan dahil dumaranas ka ngayon ng napakatinding kalungkutan. Ganyan ang mga mata ng tao pinagtaksilan at ayaw na magtiwala sa ibang tao. Alam kong ganyan ang mga mata mo. Alam ko ang nararamdaman mo. Dahil ganyan din ako dati.
teritoryo ng Wolfgang ang lugar na ito. Kaya ang mabuti pa, umalis ka na dito. Umalis ka na kung gusto mong pang mabuhay. Ang laging sinasabi ng may-ari ng restaurant na pinupuntahan namin. Mga pera, lupa, kotse, mga alahas, at mga babae. Normal sa mga tao mawala ng mga bagay na meron sila at ang magkangat ng mga bagay na wala sila. Nakikilala ang mga tao sa mga bagay na meron sila. Ang sarap. Oo nga. Kapag material na bagay na wala, madali yung balikin. Pero kapag ang nawala ay pag-ibig, magandang personalidad, tiwala sa sarili at tiwala sa ibang tao. Pero nagiging madali ang pagpapalit mo ngayon kung may ibang tao sa'yo. Kung nakilala ko si Barney, bago ang pananaw ko sa buhay. Mas masaya ang buhay kung matututo kong magtiwala sa ibang tao. Masarap magkaroon ng kaibigan na pinagkakatiwalaan. Ikaw, Himiko, masaya ka ba nakasama mo sa trabaho ang mga taong yan? Sa tingin ko, ang mga taong tulad nila ay nagagawang pumastang ng tao ng walang dahilan. Lalo na ang taong yan. Napakasama niya. Ginagawa niya ang trabaho nito dahil masaya sa pagtapos sa buhay ng mga tao. Inapas lang niya ang sino mang humadlang sa kanya. Talagang napakalupit niya. Maraming salamat sa kadaldalan mo. Dahil kung wala ka dito, malamang umutong sa biyahe namin. Sigurado akong ayaw mo na rin makakita ng mga taong mamamatay nang dahil sa kalupitan ng taong yan. Ba't mo nasabi yan? Alam ko na. Bakit hindi ka nalang sumama sa amin? Hindi ba? Bukang mas masaya yon. Maging get-bowers ka nalang din. Nakuha ko na! Cheers! Ang sarap nito! Himiko! Yan! Bantaya mo! Ba't mo pinain? Nakakainis ka talaga, Himiko! Sa akin dapat yun eh! Akin na! Sigurado magiging masaya si Van pag sumama ka sa amin. Huwag ka nang magalit sa kanya. Alam mo ba nag-aalala siya sa'yo? Sandali lang. Naiirita na ako sa'yo dahil sa kadaldalan mo. Masasabi mo yan dahil wala ka nalalaman. Hindi mo pa talaga kilala ang totoong ugali ni Van. Alam mo ba ang ginawa niya? Pinatay niya ang kapatid ko at hindi ko siya mapapatawad. Kapagkakatiwalaan kaibigan, pinapatawa mo ba ako? Isa siyang taksil na kaibigan. Hindi ka dapat naniniwala sa mga sinasabi niya sa'yo dahil isa siyang sinungaling. Pero kahit ano pang sabihin ko sa'yo ngayon, hindi mo maiintindihan. Pero malalaman mo rin ang totoo ang sinasabi ko. Maiintindihan mo rin ako pag nakarating na tayo sa pupuntahan natin. Anong ibig mo sabihin? Simple lang. Malalaman mo na wala kang halaga sa kanya, kaya hindi kanya ililigtas. Sigurado yun. Lalo na ngayon, alam na niya na wala siyang laban sa amin. Malalaman mo rin na hindi dapat pinagkakatiwalaan ang taong tulad ni Van. Hindi ka na ililigtas pa ng kaibigan mo. Hindi mangyayari ang sinasabi mo. May tiwala ako kay Van at ililigtas niya ako. Hahayaan pa sana kitang mabuhay hanggang makarating tayo doon. Pero naiinis na ako sa'yo at hindi ko na talaga matagalan ang kadaldalan mo. Kaya dito palang tatapusin na kita. Himiko! Nandito na siya. Mukhang tama si Kuya. Nililigtas nga siya ng kaibigan. Ang kukulit niyo eh! Sa tingin ko, mukhang magiging masaya yata to. Ay! Kinji! Buhay ka pa ba dyan? Oo, Van! Ito ako at buhay pa! Mabuti naman kung ganon. Kukunin ko muna yung kaon, tapos babalikan kita dyan, best friend. Basta mag-ingat ka dyan, ha? Sinabi ko eh. Good luck na lang sa'yo. Kaya ko na to. Teka nga, asan yung mga kumuha sa'yo?
magaling kayo. Hanggat wala ang kalaban mo sa direksyon ng hangin, baliwala ang laso na pabango mo. Hindi ba ilang beses ko na sinabi sa'yo? Flame powder! Kasi yabang, hindi ka nag-iisip. Sayang naman. Akala ko pa naman makakalaban ko siya. Hindi ganito ang inaasahan ko. Wala pala siyang kwenta. Bakit? Ano ba inaasahan niyo? Ano to? Ano nangyayari? Tapos na isang minuto! David, I... Tayo na, Genji! Ayos! Huwagining! Ito na ang kahon! O, paano? Paalam na sa inyo! Magkita-kita na lang tayo ulit sa susunod nating misyon! Hindi ko! Isipan mo sinasabi sa'yo na sumama ka na lang sa amin at pakinggan pa, Kurt! Bakit hindi? Cute naman siya, hindi ba? Kahit na hindi mo aminin sa akin, alam ko na nag-aalala ka pa rin sa kanya. Kaya mabuti pa ba, makipagbati ka na kay Himiko. Ano? Makipagbati? Ngayon alam ko na, ganun pala ang Devil Eye. Sa totoo lang, nagustuhan ko ang panaginip na pinakita niya sa akin. Nangyari to dahil hindi tayo naging maingat. Sa totoo lang, hindi ko inasahan na darating pa siya para iligtas ang kaibigan niya. Pero mabuti na rin na ginamit niya sa atin kagad ang Devil Eye niya. Bakit mo naman nasabi yan? Dahil ang Devil Eye niya ay magagamit na niya ng 3 beses sa isang araw. At sa loob ng 24 oras, hindi na niya uli pwedeng gamitin ang Devil Eye sa taong nagamitan na niya nito. Dahil kapag ginawa niya yon, pwede niya yung ikamatay. Sinabi niya yun sa akin dati. Kaya ngayon, sigurado akong wala na siyang laban sa atin. Kaya tayo na, sundan natin sila. Gawin mo ang lahat na makakaya mo para maabutan natin sila. Maasahan ka ba namin, Mr. Razor? Sige, ako nang bahala. Sundan natin sila at bawiin natin ang kahon. Kung hindi na magpapasaya sa'yo. Ano? Ang magawa mong trabaho, hindi na nagpapasaya sa'yo. At ang masasabi mo, malayo. Ano pong ibig mong sabihin doon, nakabali? Malimutan mo lang sinabi ko. Sana lang sa pagkakataong huwag na pipigilan sa gusto kong mangyari dahil gusto kong mag-ibang puso. Tayo na! Natin patagal ito. Hindi na natin kung anong nararapat sa kanila. Patatalo sila Jackal at Hiniko. Bumalik kami para kunin ang gamit na kinuha niyo sa amin. Ano to, Bud? Mukhang mapapalaban yata tayo rito, ha? Pagdating kaya ang ating mga bigas. Lakas ng action sa Get Backers! Mission accomplished! Paiwan na namin kayo dalawa dyan, ha? Siguradong magkikita pa tayo, kaya huwag kayo malungkot! Ano? Ayos ba ang ginawa ko? Hindi makakadaan ng higanteng truck na yun sa masikip na daan gaya nito, di ba? Siyempre, ikaw yata si Banchan. Ngayon, kailangan na lang nating dumaan dun sa kabilang kalye. Oo, tama sinabi mong yan, Genji. Dahil kapag nandun na tayo, maaari tayong mag-relax. Ha? Yeah!
Atras! Kapit! Bumalik kami para kuhin ang gamit na kinuha niyo sa amin. Naghihintay na kasi ngayon ng kliyente namin eh. Pwede ba? Paano to, Ban? Mukhang mapapalaban yata tayo rito ah. Mabuti at alam mo at magpapagod lang kayo sa amin. Ban, ang yabang pala nito eh. Ibalato mo lang siya sa akin. Sige. Kasi naramdaman ko nung unang beses na isa akong talunan. Alam mo ba yon? At isa pa, di ba sabi mo sa akin gusto mong makausap si Himiko ngayon? Di ba sinabi mo yon? Huwag ka nang mag-alala. Ako nang bahala. O sige, hayaan na kitang ayusin ito. Ginji, bahala ka na. Tawagin mo na lang ako pag kailangan mo ko. Kayang-kaya ko ito. Hindi ako magpapatalo sa mukong na yan. Dapat lang. Hindi pa ba tapos ang daldala nyo? Hindi pa ba natin pwedeng simulan ang laban natin? Sige na. Sinong unang makakalaban ko? Sa napapansin ko mukhang mahusay kang gumalaw. Kaya nga lang, malaki ang lamang ng kapangyarihan ko sa'yo. Nagulat nga ako na ikaw pala ang makakalaban ko at hindi ang partner mo. Ang totoo, iniisip ko kung anong pinaplano niya. Kung bakit hindi siya lumaban sa akin. Magpuring kang kalaban! Aba, yun man tinatawag mong 20,000 volts? Magaling ang ginawa mong yun. Hindi na ako ngayon nagtataka kung bakit ikaw ang tinatawag mo ng Under Emperor. Kaya nga lang, pasensya ka na sa akin dahil nakapagsuot ako ng gloves na sobrang kapal bilang paghanda na rin sa'yo. Sorry ka na lang. Pero paano? O ano? Boring pa rin ba akong kalaban para sa'yo? Ganyan nga. Yan ang gusto ko. Yung ginaganahan ako sa laban natin. Ginji. Hindi mo naiintindihan. Itigil na natin ito, Himiko. Huwag kang mayabang. Kung talagang sineseryoso ko ang laban natin ito, malamang may sugat ka na ngayon sa limang iba't ibang parte ng katawan mo. Alalahanin mong hindi mo ako pwedeng labanan sa ere. Dahil kapag ginamit mo ang hangin sa akin, mawawala ng bisa ang poison perfume mo. Pwede ba? Huwag mo akong turuan ng mga dapat kong gawin. Tinutulungan mo ba ako natapusin ka dahil pinatay mo ang kapatid ko? Sige, kung yan ang gusto mo, fire flame perfume, ang gagamitin ko naman ngayon na pantapos sa'yo. Nasisiraan ko siya. Delikatong ginagawa niya. Yup! Anong nangyari? Nasaan na ilakas mo kanina? Hindi mo na magagamit ngayon ang evil eye mo. Dahil ginamit mo na sa akin yung kanina para ilitas ang kaibigan mo. Hindi ka pa rin pala talaga nag-iisip. Kung ginamit mo lang sana sa mas maganda paraan ng evil eye mo, edi sana kanina mo pa kami natalo. Pasensya ka na, pero tagapalik lang ang trabaho ko. At hindi ko hilig makipaglaban, maliwanag ba? Sinuwali ka! Pinatay mo ang kapatid ko, kaya paano mo masasabi yan? Sinaliwala mo ang kapatid ko na kaibigan ka niya. Pero anong ginawa mo sa kanya? Pinatay mo siya! Hindi kita mapapatawad, magbabayad ka! Huh?
Pang-anim na sugat na sana ito. Sa pagkakataong ito, baka tapusin na kita, kaya tumigil ka na. Sige na. Ano pong hinihintay mo? Tapusin mo na ako. Katulad ng ginawa sa kapatid ko, ng mga kamay na yan. Para sabihin ko sa'yo, nagtiwala din ako noon kay Yamato. Ang akala ko rin noon, matali ko siyang kaibigan. At hindi kita maaaring patayin. Dahil kaibigan din ang tingin ko sa'yo. At kapatid ka ni Yamato, biniling ka niya sa akin. Yamato! Bahala ka sa kapatid ko. Yamato! Yamato! May hindi ka pa nalalaman. Tungkol sa kapalaran mo. May dahilan ng pagkamatay niya at yun ay may kinalaman sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Anong sinasabi mo? Masyado pang maaga para malaman mo yun. Kung gusto mo akong tapusin, ikaw ang bahala. Gawin mo. Pero hindi ko sasabihin hanggat hindi dumarating ang oras na pinangako ko kay Yamato. At ngayon naman. O bakit? Anong problema? Yan lang ba ang kaya niyong ipakita sa akin? Hot Genji? Ang lakas niya. Kahit na tinapatan ko na ng kapangyarihan ko ang patalim niya, gumagana pa rin. Baka matalo niya ako. Saan kaya napupunta kung nawawala yung patalim niya? Nakapagtataka. Ay, nako. Nakakatamad ka naman palang kalaban. Wala kang kwenta. Pero salamat na rin sa inyo. Kahit pa paano, hindi na din masaya ang trabaho ko nito. Kaya nga lang, sa tingin ko hindi ikaw gusto kong maalaman. Sa tingin ko, mas pagpapawisan ako kung yung kaibigan mo ang makakatapat ko. May katangian siya na katulad na sa akin. Tingin ko, pareho kaming dalawa. Pareho nga nung gusto ng kalimulak na isang madaling nata. Huwag ka nga magpatawa dyan. Huwag ikong para ang hina ng kapangyarihan mo kay Panchan. Tama na. Tapusin mo natin ba? Uulan ng dugo. Kasal ka na dahil hindi mo matatakasan ang ulan ng kamatayan. Yun lang ba yun, sisiw? Kawawang ba? Muntigang ka na magkalasong-lasong dahil sa aking ulan ng kamatayan. Pero, paano nangyari? Ano, nakakapagtaka ba ang ginawa ka? Para bang alam ng ulan ng kamatayan ang bawat direksyon ng ikikilos ng parte ng katawan mo? Yun ang tinatawag na katas ng karansan. Isang pambihirang kapangyarihan na natutunan sa aking mga karansan. Karanasan sa mga pakikipaglaban ko. At alam ko na kung ano susunod mo ikikilos. Paano? Ito na katapusan mo. Magdasal ka na, Genji. Ano ba yun, partner? Munti kaya atang magkalasog-lasog dun, ah. Kanina pa kita hinihintay, Banchan. Kanina pa ako tinatamad na kalabanin siya. Iniisip ko na nga na ako na lang ang pupunta sa'yo pagkatapos kong patahimikin ang kaibigan mo. Aba, salamat, ah. Pero pasensya ka na. Wala akong ganang kalabanin ka, eh. Ang dapat kalabanin mo ay si Genji. Ano ka mo? Kung ganun pala, wala ka palang balak iligtas ang kaibigan mo. Yun ba ang ibig mo sabihin? Ano, Genji? Kailangan mo ba ng tulong? Okay lang ako, Ban. Narinig mo siguro. Naiintindihan ko. Gusto mo na lang panoorin kung paano ko tapusin ang kaibigan mo habang nakatunga nga ka dyan sa tuktok. Pero mag-iingat ka lang dahil baka maunahan ka niya. Oo naman. Huh? Nakakagulat naman po. May natitira ka pa palang lakas pagkatapos mong mahirapan kanina. Hindi ko maintindihan kung ano bang pinaplano mong gawin sa iligigong mong karyoto sa katawan mo. Ah.
kung anong iniisip niyang gawin. Gumagamit siya ng magnetic power para higupin ang lakas ko. Kaya nga sinabi ko sa'yo, mag-ingat ka, baka maunahan ka pa niya. Genji! Ang galing ko. Ikaw rin, hindi ka natalo. Hindi ba, Banchan? Siyempre! At nakakuha pa ako ng mga 50 points. Pero magaling din ang ginawa mo ngayon. Naisip mong sa loob ng katawan ni Dr. Jackal, itinatago ang armas niya. Oo nga eh. Nasurpresa ako nung maglabas siya ng armas mula sa katawan niya. Tapos naisip ko na ano kaya kung palabasin ko ng lahat? Ang galing ng ginawa mo, partner. Ako pa. Eh, ikaw naman, Ban. Nakausap mo ba si Himiko? Hindi nga eh. Masarap din palang kalaban ng mga kickboxers na yan. Hindi. Puro kasi nungalingan lang ang lahat ng sinabi niya sa akin. Jackal? Anong nangyari sa kanila? Pasensya na, pero nakataka sila. Paano nangyari yun? Pag di natin sila sinundan... Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Pasensya ka na sana sa sasabihin ko, pero napapagod na rin ako. At sa tingin ko, sapat na rin sa akin yung sandaling kaligayahang naranasan ko sa trabahong ito. Huwag mo sabihin, umatras ka na. Nakuha na mga gamit natin. At di maaaring dumanak ng maraming dugo para sa walang kwentang laban. Dapat akong bayaran, pero hindi ko kailangan ng pera. Sabihin mo na lang yung sa kliyente natin, bahala ka na. Bakit? Natatakot ka na ba? Ha, Dr. Jackal? Bahala ka na kung anong gusto mong isipin. Umalis si Jackal? Oo, at hindi ko alam kung anong iniisip ng lalaking yan. Kahit na matagal na panahon ko na siyang kilala, hindi ko maintindihan ang nangyayari sa kanya. Ano ngayon ang binabalak mo, Poison Lady? Huwag kang mag-alala. May naiisip akong paraan. Si, pati ang amoy iba rin. Anong nangyari, Banchan? Mamaya na! Basta umalis ka na dyan sa kotse ngayon din! Ano? Pero ang sabi mo, diba... Kenji! Ang katawan ko, bakit nagkakaganito? Ang time perfume. Time perfume? Tumitigil ang paggalaw ng kalaban mo kapag isinit mo ang time perfume ng mga ilang oras. Ito na naman siya. Kailan siya nakapasok sa kotse natin? Ano ang gagawin niyo ngayon, Banchan? Hindi mo na magagamit pa ang evil eye mo sa akin at kay Maguruma kahit na kailan. Magwawagi na ako ngayon. Banchan! Hindi maaari ang evil eye! Wala ko ba ito? Ang alam ko, hindi na niya magagamit pa ang evil eye niya sa amin kahit na kailan. Pero, paano nangyari yun? Maganda ba ang panaginip niyo? Ginamit mo ang evil eye sa pamamagitan ng uwak? Yun ay... Hindi ka pa rin ganong kagaling, Himiko. Hindi mo ako mapapatay dahil na rin sa isa mo pang gamit. Katulad nito. Isa tong antidote, di ba? Kaya nitong kontrahin ng anumang lason. Ito na lang ang kapalit ng t-shirt ko. Ano ka mo? Pare, yatang nagbuka kang mature dyan sa damit ko. Hindi mo ba napapansin? Sa tingin ko, mas gumanda ka pa ngayon. Patagal tayong hindi nagkita, kaya sa susunod na magkita tayo, magiging mature na rin ako. Para naman bagay na tayo. Himiko. Maguruma. Ayos ka lang ba, ha? Ayos lang ako ngayon, pero huwag mo na akong pansinin. Ay, hindi ko maintindihan si Jackal, pati ang babaeng ito. Hmm.
buhay dito ay katulad pa rin ng dati. Ay, parang time naman yung pagkakapremium ng kotse. Ang malas natin ngayon, Banchan. Hindi ka ba magtatanong? Ha? Huh? Ang tungkol sa akin at kihimi ko? Kung bakit galit siya sa akin, ha, Ginji? Noong kasi, ang kapatid niya, ako at siya ay isang grupo lamang. Siguro mga kalahating taon na nakakaraan mula nun, sila ang una kong kaibigan. Masaya ako kapag magkakasama kami ng mga panahon na yun. Pero, yung kuya niya, may masamang nangyari sa kanya at... Ayos lang yan, Banchan! Naniniwala ako sa'yo. Kaya huwag ka magkalala, okay? Hindi ba sabi mo sa akin dati, ang ibig sabihin na is, sa Litang Get Backers, ay walang iba kung hindi sama-sama tayo, walang iwanan hanggang sa huli. Kaya pwede ba, huwag mong pasanin ang problema na mag-isa kasama mo ako. Hindi, mag-isa ka lang dyan. Susuluhin ko na itong platinum na to, manigas ka! Hoy, tumigil ka ba dyan? Huwag mo akong iwan! Alalahanin mo ang Sa Get Backers! Tumigil ka! Iba na pagdating sa pera! Huwag kang buhaya! Ang galing ng ginawa niyo. As arap ng pakiramdam na may balik sa akin kung natin yung melon. Kayo ba, masarap ba ang pakiramdam nyo? Sabi nila, isang beses lang daw nito sa loob ng 10 taon. Ah, hindi pala. 10 taon. Ito ang makasaysayang melon. Gaya ng pinangako ko, ang 1/10 nito ay para sa inyo. O, ano? Nagustuhan ninyo? O, sige na, kainin na ninyo. Huwag na kayong mahiya. Tikman ninyo at napakasarap. Ano ginawa ninyo? Ito ang aking platinum melon. Mga walang hiya kayo. Kumalis kayo. Lumayas kayo. Ganun na, kainin mo to. Ang sarap. Ah! Ikaw ang gagawin na yung platinum ngayon. Wala pa rin. Ha? Hinahanap ko na kung saan si Genji, pero talagang hindi ko pa rin siya makita. Ganun ba? Bakit parang baliwala sa'yo? Hindi na nga natin mahanap sa lugar na to ang Thunder Emperor nating si Genji. Hindi na kaya babalik sa atin si Genji? At sa Mogun City? At hindi na ba siya babalik sa Vaults? Hindi ako makapaniwala sa ugali niya. Nang dahil sa lalaking yun. Malaki na tuloy ang pinagbago ng ugali ni Genji. Hindi ko mapapatawad na lalaking yun. Eto, inumin mo. Giniginaw ka eh. Hindi naman. Anong hindi? Eh, kitang-kita sa mga mata mo na seryoso ka at nagyayalon laman ang katawan at utak mo. Ay, bakit ka nagdapa? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung sikat na bulag na nagbiyubyulin na si Otowa Madoka. Balita namin, mamahalin yung biyulin mo ah. Alam mo, delikadong nilalabas mo yan. Amin na lang yan at iingatan namin. Pero siyempre, hindi na namin ibabalik yan. Wala na suliyan. Ano ba? Tago ako! Mozart! Visit ka! Ngayon, gagawin kitang punching bag! Alright! Sobra ka naman! Napakalupit mo naman sa isang alaga. Oh, ito na ang aso mo. Ang cute niya. Patawad? Huwag kang humingi ng tawad. Wala ka namang kasalanan eh. Ang may kasalanan ay ang mga bugoy na to. Ang yabang mo ah! Siguro siya! Si Kasuki! Sino kaya siya? Ang tatapang niyo naman. Hindi niyo ba nakikilala kung sino ang lalaking ito? At bakit? Sino ba yan? Si Amano Genji.
para malaman niyo siya ang dating pinuno ng grupo natin. Anong sinabi mo? Ang lalaki niya nag-dander emperor na Shinjuku at siya rin ang dating pinuno ng Vault? Ang pinakamalakas at pinakamagulo? O sinasabi ang itim na kapangyarihan? Hindi! Hoy, hoy kayo ah! Nasaktan ka ba? Hindi. Sino ka? Ako nga pala si Amano Ginji ng Getbackers. Ikaw naman si Madoka, tama ba? Late ka na kasi kaya sinundo na kita. Naku, salamat. Siya nga pala, Kasuki. Maraming salamat sa tulong mo. Pakiusap, Ginji. Nakikiusap ako sa iyong bumalik ka na sa grupo natin. Naku, pasaya ka na pero masaya na ako sa bagong partner ko sa trabaho. Masaya ka na? Ganun ba? Alam mo kasi, mula nang mawala ka, para bang nawala na ang grupo ng kontrol at diskarte sa trabaho. Ano ba yung sinasabi mo? Hanggat nandiyan ka, Kasuki, walang magiging problema. Hindi ko na kaya. Dahil yung tatlo, hindi pinuno ang tingin nila sa akin. Wala silang ibang kinikilalang pinuno, kundi ang Thunder Emperor. Ikaw yun, Ginji. Hindi na ako ngayon isang Thunder Emperor. Ano ka ba naman? Pero Ginji... Para sabihin ko sa'yo, ako na ngayon si Amano Ginji ng Getbackers. Talaga? Ganun ba? Pasensya ka na. Tara, Madoka, umalis na tayo. At kayong mga bugoy kayo, saan kayo pupunta? Magpapalamig lang. Sino nag-utos sa inyong gawin ito? Wala! Wala nag-utos sa amin! Para ba sa pera? Nagawa niyong patulan ng isang bulag na babae? Aray ko! Hindi ako makagalaw! Diyan na muna kayo at pagsisihan niyong ginawa niyo. Miss Madoka! Mr. Sugihara! Ba't nandito ka? Ano ba namang tanong yan? Nung nabalitaan kong nandito ka sa delikadong lugar na to, talaga namang nagmadali akong pumunta rito. Ayos lang naman po ako eh. Eh paano ka na kung sakaling may nangyaring masama sa'yo? Pero hindi naman po masama ang lahat ng tao dito. Tama ka dyan. Katulad na lang namin Getbackers. Hindi kami masama, tinutulungan pa namin ang mga taong nasa delikadong sitwasyon. Sino ka? Pasensya ka na. Ako nga pala si Mido ba ng Getbackers. Halika yun, pumasok kayo sa loob. Pasensya na kayo kung marumi rito ha. Sige, tuloy lang. Alam mo, napapansin ko sa'yo, mas mabait ka sa mga kliyente ang mukhang maraming pera, ano? Tumigil ka. Natsumi, iced tea nga. Sige, boss, isa raw pong iced tea. Narinig ko. Stradivarius? Oo. Ano ba yun? Isang violin na ginawa ng sikat na Italianong tagagawa ng instrumentong si Antonio Stradivari. Gano'n naman kamahal yun? Pinakamababa ng 20 milyon. Pero pag maganda ang quality, mga 100 milyon. 100 milyon? Pero di ba Stradivari na yan sa'yo? Eh ba't kailangan mo pang kumuha ng isang yun? Anong dahilan mo? Itong sa akin kasi, ay peke. Ha? May kumuha ng tunay ko nang hindi ko alam. Gusto ko sanang maibalik sa akin sa lalong madaling panahon ang tunay kong Stradivarius. At ang taong nagnakaw nun ay walang iba kundi si... Ang lalaking ito. Kilala siya sa buong mundo bilang violinist at isa siyang batang negosyante. Ganun pa man, may sabi-sabi na malakas ang loob niya dahil konektado siya sa mafia. Siya si Akutsu Junseke. Ha? Huh? Shishido? Sandali lang. Paano ka naman nakasigurong si Akutsu nga ang siyang kumuha ng tunay na violin mo? Hindi ako sigurado dahil hindi ko rin naman nakita. Pero nang narinig kong pinatutugtog niya yun, doon ko nasiguradong violin ko yun. Nang nakaraang araw kasi nagkaroon kami ng joint concert. Walang kaduda-dudang ang tunog ng ginamit niya ay ang tunay kong violin. Binigay yun sa akin ng mahal kong guro kaya mas mahalaga pa yun kaysa sa buhay ko. Pero nung magtanghal kayo ng gabing yun, pareho kayong pinuri ng lahat ng tao. Walang sinumang nag-akala na peke pala ang gamit mo nun. Isang mahusay na violinist si Madoka at sinasabing binigyan siya ng Diyos ang pambirang pandinig. Kaya kapag sinabi niyang peke ang isang instrumento, walang dudang peke ito. Nakikiusap ako! Tulungan niyo sana ako sa bagay na to! May paraan ba kayo para maibalik sa akin ang tunay kong instrumento nang kahit bago mag-alas 7 ng gabi? Bukas ng alas 7 ng gabi? Parang ang bilis naman yata nun ah. Meron akong mahalagang pagtatanghal. Talagang napakahalaga. Dahil isa na yung concert. Ang tunay na violin ang mahalagang magamit ko sa concert. So nakikita ko naman sa'yo, mukhang hindi ka naman nagsisinungaling. Hindi ba, Ginji? Oo nga. Ibig sabihin? Kami ang mga dakilang tagabalik. Ang Getbackers ay tinatanggap ang misyong ito. Maraming salamat sa inyo. Ayos! Dahil labag pa siya na, ito ang strategy. Alright! Sa
si Akuso Junseke? Kailangan malaman ni Shido ang tungkol dito. Mamayang gabi, sa bahay ni Akuso, may bisita siyang mula sa Italia. At para sa lubungin ng mga panauhin, nagpatawag siya ng mga magtatanghal. Mabuti pa sigurong palitan na natin ang mga magtatanghal sa bahay nila para mabilis tayo makapasok. Maayos na ang plano natin. Hindi na siguro natin kailangan pa si Natsumi. Okay lang ako, boss. Sa totoo lang, mas magiging masaya nga ako kung makakatulong ako sa grupo eh. Makinig ka, Natsumi. Delikado mga kalaban natin ngayon dahil mga konektado sila sa mafia. Ayos lang nakasama siya. Kaya nga quintet kasi limang miyembro ng grupo, hindi ba? Pupunta sa Genji? Sige, magaling. Ang totoo, wala akong gagawing masama sa kanya. Galit ako sa partner niya, na si Midoban. Sige, sabihin mo kay Kasuki na huwag siyang makikailan pa rito. Malas nila. At nalalaman ko ang mga plano nila. Alam ko, dahil mga estupido ang mga tao, wala silang panahon na pakinggan at intindihin ang mga sinasabi niyong mga hayop. Ingatan niyo, ha? Siyempre naman. Ngayon, tayo na sa loob. Ganun ba? O sige. Ang babae na yun talaga, mas may nabuti pa sana niyang manahimik na lang. How ba need mo, boss? Nandito na po ang quintet na magtatanghal mamaya. Sige, lalabas na ako. Sa iyo ko muna ipagkakatiwala ito. Gusto kong bantayan mo itong mabuti habang nasa labas ako. Huwag mong pababayaan, Ishiki. Bayata mga miyembro. Tama. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, hindi makakapunta ang original group. Kaya kami nang papalit. Magaling din naman kaming mag-perform eh. Wala kayong dapat ipag-alala sa amin. Siguraduhin nyo lang. Dahil ang mga darating kong bisita mamaya ay importante kong business partners. At gusto ko sanang bigyan nyo sila ng isang napakagandang pagtatanghal. Mapakikitaan nyo ba ako ng violin performance? Hindi pa kasi nakatono yung violin namin eh. Kailangan magustuhan ko ang pagtatanghal nyo. Parang sila ang mga tanyag na musician sa iba't ibang parte ng mundo. Natitiyak kong mga panauhin niyang Italiano ay membro rin ng mafia. Ano sa tingin mo, Ban? O bakit? May nasabi ba ako? May problema ba? Umpisaan nyo na. Magaling! Mahusay ang ginawa mo. Sa ngayon, magpahinga muna kayo para sa pagtatanghal nyo mamaya. Kurobe? Po. Samahan mo na sila sa kanilang kwarto. Mag-iwan ko muna kayo. Ay! Nakakakaba! Buti na lang, naligtas tayo ng evil eye mo, Ban! Hoy, Engot! Bakit ko naman gagamitin ang evil eye ko sa mga yun, no? Ha? Ang ibig mo sabihin, Ban, tumutugtog ka talaga kanina? Kalokohan! Ang galing mo naman! Di namin alam na marunong ka pala. Hindi itong oras para pag-usapan yun. Kalimutan nyo na muna yun. Ilabas nyo muna sila. Pasensya na kayo ha. Masyado bang maalog? Ayos lang. Kung ganon, kailangan ko lang palang protektahan ng violin sa mga taong yun. Ganun ba? Tama. Kailangan hindi nila maisakatuparan ng plano nila. Huwag kang mag-alala. Laging maayos ang trabaho ko. Ikaw na ang bahala. Ah, siya nga pala. Dahil espesyal ang okasyong ito, gusto kong maghanda tayo ng magandang palabas. Isang palabas? Oo. Sa halip na quintet, gawin natin itong isang circus show. Sandali nga, Genji. Ano bang tinitignan mo dyan? Wala naman, Ban. Yung lalaki ba na nasa background ng litrato ni Akutsu sa magazine? Alam mo rin pala. Natural. Ang totoo niyan kasi, kaibigan ko siya nung kasama pa ako sa grupong Bolts. Isa siya sa mga hari. Ang Beastmaster na si Shido. Beastmaster? Sa isang sipol niya lang, mapapasunod niya ang mga hayop at nakakausap niya ang mga ito. Ah? Ganun ba? Eh ano naman kaya ang ginagawa ng taong yun dito? Hindi ko rin alam eh. Basta ang alam ko lang, magmula nang umalis ako sa grupo namin, nagkalat na ang Bolts. Kaya nasisiguro kong galit siya sa akin ngayon.
Magkaibigan baka mo kayo? Mm-hmm. Eh di kung ganun, hindi siya masamang tao. Maaari tayong magpatulong sa kanya para makuha ang violin. Pero Ban... Ano? Pwede na ba tayo mag-umpisa? Ayun ang violin. Ayos. Umpisa na natin ngayon ang plano. Mamaya habang ginagamitan ko ng evil ay ang mga mokong na to, kunin mo yun at kung may oras pa, kunin mo ang lahat ng violin dito. Maliwanag ba? Sa ganung paraan, masusubukan ni Madoka isa-isa at malalaman niya kung anong tunay doon. Magandang plano yan, Ban! Kayo talagang dalawa kung gumawa kayo ng plano niyo, masyadong critical, no? Ngayon, uumpisaan ko ng gamitin ang evil eye. Teka, ano to? Lagot na tayo ngayon. Ngayong gabi, may inihanda kami sa inyong isang napakagandang palabas. Hindi maaari ito. Masyadong masikip dito. Magiging maayos din ang lahat. Ayos lang. Alas 7 na. Isang buong araw na lang ang natitira. Anong gagawin ko? Pakiusap, Mozart. Dalhin mo ko rin sa lugar kung saan yung naaamoy kong instrumento. May naaamoy akong maliliit na kahoy at pangtipa. Ang dami namang instrumento rito. Pero anong gagawin ko? Wala akong sapat na oras para kilatisin silang lahat. Alam ko na! Kakaiba ang mga violin dito. Luma silang lahat pero magagandang instrumento. Sino yan? Maaari ka bang tumugtog sa akin? Gusto mong patugtugin to, di ba? O bakit? Hindi ito yun. Alam kong hindi ito yung tunay na violin ko. Kung ganun, nakakalungkot pala. Teka, sino ka ba? Ako si Sido. Tauhan ako ni Akutsu. Huwag kang mag-alala. Wala akong intensyon na saktan ka. Kaya nga lang, hindi ko pwedeng ibigay sa iyo ang bilin mo. Walang personal, ang trabaho lang. Pero? Mas mabuti pa kung tumakas ka na lang. Hindi magtatagumpay ang Getbackers dahil pipigilan ko sila. Sige, paalam na, Mozart. Paano mo nalaman ang pangalan niya? Ayun na! Ayos! Tayo na, bilisan nyo! Nakakakaba naman pero masaya! Ay, Natsumi. Sumama-sama pa kasi ako rito eh. Bilisan nyo! Talaga na! Sumama na tayo! Talaga? Gumagamit sa kamo ng evil eye? Lagot siya dahil 3 beses niya lang pwedeng gamitin ang evil eye niya sa loob ng isang araw. 2 na lang. Wala si Madoka! Sa kaya siya nagpunta? Wrong timing eh. Paano na ngayon? Hiwa-hiwalay tayo para mas madali siyang mahanap. Seryosohin na natin ang trabahong ito. Hanapin natin si Madoka pati na ang pinapahanap niya sa atin. Areglado! Siyempre, tayo yata ang defeated Getbackers! Ito na ang pagkakataon mo. Gawa mo na paraan! Okay! O ano? Bakit di mo gamitin sa kanilang evil eye mo? Ikaw pala si Sido. Sinasabi ko na nga ba? Tingnan ko lang kung kaya mo to. Tumingin kayo rito, mga daga! Ngayon, isa na lang. Naloko na! Ngayon, nauubos mo na ang espesyal na teknik mo sa pakikipaglaban, Meadowban.
Wala pa nang ganun ka-interesante sa'yo. Kapartner ka pa naman ni Genji, pero nakakatawa ka lang pala. Tama na, masyado ka maingay. Kung gusto mo, dun tayo sa labas eh. Natatakot na ako. Ano na kaya nangyari sa Get Backers ngayon? Ang tunog na yun! Hindi ako pwede magkamali. Yun ang violin ko. Pinatutugtog ito ni Akutsu. Siguradong malapit lang siya rito. Ah? Nahanap din kita, Madoka. Kenji! Mangmang ka talaga. Dito mo pa ako niyaya sa labas, ha? Hindi mo ba nararamdaman? Napakaraming nakatutok sa'yo dito sa gitna ng kadilim. Ikaw ang mangmang para labanan ako. Dahil masyado mo akong ginagalit. Ipapakita kong ang kabangyarihan mo ay walang silbi sa akin. Nakikiusap ako! Kailangan magtiwala kayo sa akin! Dapat na ibalik sa akin ang totoong bilhin bukas ng gabi! Bago mag-alas 7! Papaalam namin kaagad pag nakuha na namin. Umpisa na natin. Sige, kung yan ang gusto mo. Nang malapa ka na ng mga alaga ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na nila pahihirapan pa. Mukhang nagkamali kaya ata sa sinabi mo. Paano niya yung nagawa? Napatay niya mga ito sa isang iglap. Ito, nasaan ka? Pakita ka! Nandito lang ako! Mga ibon, lusubin siya! Tignan natin ngayon kung gaano ka talaga kalakas. Huwag ka nang pumalag. Hindi mo rin naman ako kayang labanan. At kapag ginamitan pa kita ng iba kong lakas, matapusan mo na. Kaya kung ayaw mo pang mamatay, huwag mo na kaming guluhin pa ni Genji. Naiintindihan mo ba? Kaya ni Genji, alam ko kung bakit kayo magkasundot dalawa dahil pareho lamang ay ng pagkatao. Pero hindi namin siya pwedeng hayaan sa gusto niya. Mahalag ka siya sa amin at hindi kami makapapayang na pakinggan pa ako siya. Ibig mong sabihin, hindi mo siya titingilan hanggang kasama ko siya? Talagang hindi! Ah, ganun pala. Tama na yan. Kapag tinangka mong tanggalin yan, puto lang kamay mo. Pwede ba, Kasuki? Huwag ka na makilampan! Ikaw pala ang tinatawag nilang Kasuki. Marami na ako narinig sa'yo. Mas mabuti pang umalis ka na, Ban. Ayoko makialam sa away niyong dalawa, pero hindi ko ahayaang patayin mo si Shido. At kahit na gaano ka pa kalakas, siguradong hindi mo pa rin kami kayang talunin. Huwag ka mayabang! Wala naman kayo sinabi. Manta na kayo! Huh? Hindi naman kayo mapiro! Easy lang kayo! Hindi naman ako nagpunta dito para makipag-away eh! Kaya lang naman ako nandito eh para kunin lang ang violin. Hello? Ito nga pinakamahusay na si Ban. Bakit? Anong problema? Ban, nabalitaan mo na ba? Oo, ikaw pala, Genji! Nakita na ni Madoka ang target natin. Papunta na kami para kunin ito. Okay! Mabuti kung ganun. Kita tayo, ha? O, paano? Iwanan ko muna kayo dyan, ha? Ay, napaka-misteryoso niya talaga. Anong misteryoso? Ang sabihin mo, takot lang siya makipaglaban sa atin. Ganun pa man, napapasunod pa rin niya mga ibon sa kanya. At kakaibang lakas yun. Kailangan matalo ko siya. Kahit na gumamit pa siya ng evil eye, hindi ako susuko kahit anong mangyari. Dahil pinatay niya ang mga alaga kong hayop, isa siyang masamang tao. Hindi ko alam kung bakit sumama si Genji sa kanya. Ang mga alaga kong hayop, hindi niya pala pinatay ang mga ito. Tama ka. Nababalot siya ng misteryo. Genji! Ah, si Ishiki? Genji, ang tao yan ang tinatawag na Undead Protector! Bakit mo manapunta ang tao ito dito?
Ang pader, nawasak niya. Sabi ko na kasi, isang patibong ito. Ano sa tingin niyo? Natalo ko ba siya? Heaven, ba't hindi siya tinablan? Bakit hindi siyang tanungin mo? Genji! Ayun! Abulin sila! Genji! Naloko na. Hindi sana nabulyaso ang plano kung yung may palang mokong na ito. Bakit namatay ang ilaw? Ayos na. Napatay ko na ang ilaw. Madoka, alam mo ba ang daan? Oo, alam na alam ko. Ituro mo na. Pero sandali lang. Ha? Anong ginawa mo? Kaya na. Wala yun, Genji. Binawi lang kita sa lalaking yun. Binigyan ko siya ng uppercut. Tama lang yun. Ganun. Genji, Heaven, malapit na tayo. Heto na ba yung kwarto? Oo. Napakaganda talaga ng tunog. Isa siyang bihasa sa pagtugtog ng violin. Pero, hindi na babagi sa kanya ang Stradivarius ko dahil ninakaw niya lang ito sa akin. Sandali lang. Ano naman ang ginagawa niyo ritong tatlo? Naparito kami ngayon para kunin sa'yo ang Stradivarius ko. Teka lang, Madoka. Mukhang nagkakamali kaya ata sa sinasabi mo. Ang violin na ito ay nararapat lang na maging sa'kin dahil ako ang pinakamagaling tumugtog. Kahit na ang guru natin, walang intensyon na ibigay sa'yo ang violin na yan. Nandito man siya ngayon o wala. Oh. At sinabi niya rin sa'kin na ang estilo mo sa pagtutugtog ay ang pinakamagaling sa lahat ng tinuturuan niya. Pero ang mga tinutugtog ko ay hindi tumatatak sa puso, hindi ba? Sige na, sa'yo na yan. Talaga? Akala ko kasi, pag nasa akin na yan, makakalikha na ako ng musikang tatatak sa puso. Pero hindi pala, isa lamang palang ilusyon yun. Akutsu? Bukas. Ay hindi, ngayon na nga pala. Ngayon ang dating ni Visconti para panoorin kasi yung pagtatanghal, hindi ba? Oo. Nakikiusap akong pagbutihin mo. Kahit na malubha ang sakit niya, pinilit pa rin niyang pumunta para pakinggan ang iyong musika. Sige! Tama na yan, Madoka. Halika na. Sa tingin mo kaya tama ang iyong ginawa? Naaalala mo pa ba, Robe? Nung panahong nagpunta ako noon sa Italy. Oo. Oh, ang sinasabi mo ba ay 15 taon na ang nakalipas nang pumunta ka doon dahil sa kagustuhan ng iyong ama? Ayoko maging isang masamang tao at ayoko ring sumunod sa yapak ng aking ama. Ang gusto kong maging ay isang tanyag na violinist sa buong mundo. Binigyan ako ng basbas ng isa sa pinakamagaling noong 20th century na si Antonio Visconti. At dahil doon, 5 taon lang ang lumipas, nagkaroon na ako ng isang pagtatanghal sa Italy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napasama ako sa mapya doon. At nang imulat ko ang aking mga mata, nasa mundo na pala ako ng madilim na kasamaan. Kaya naman sinisisi ko ang aking ama. Wag mo sabihin niya na kuso. Si Otowa Madoka ay meron ibang kakayahan sa pagtugtog na hindi ko kayang gawin. Na kahit anong pagpupursige ang gawin ko ay hindi ko pa rin ito makuha. Gusto ko talagang magawa yun. Sa tingin ko, kailangan ko nang tapusin ang nararamdaman ko ito. Kaya nakapag-desisyon ako ngayon. Para mawala ang sama ng loob ko sa babae ko, isa lamang ang kasagutan dito, Kurobe. Ano na nga pala ang ginawa ni Sido? Bago mamatay ang ilaw, nagawa ni Sido ang ipagkamit sa isa sa mga gangbangers ang kapangyarihan itong tinatawag ng Evil Eye na 3 beses. Ganun ba? Ang kinatatakot ko lang kay Sido ay kapag nalaman na niya ang pinaplano na gawin para sa kanya. Alam mo na naman ang gagawin mo kapag nalaman niya ito, Kurobe. Marami ka nang nailibing para lang sa ama ko, hindi ba?
Pagkatingin ko naman ang kakayahan ninyong magkapatid ay hindi ba nalalaos sa mga ngayon? Gusto kong iligpit mo na sila na. Ilibing mo ang madokang yun kasama ang paborito niyong yun. Masusunod ako siya. Napapaligiran na namin kayo! Naisip mo ba na iisip ko, Genji? Oo! Yahoo! Talo na! Madoka, sige na, mauna ka na. Oo! Mag-ingat ka, medyo mataas yan. Kayang-kaya ko to! Huwag sila patakasan! Heto na kami! Ang galing mo, Madoka! Ako naman, Genji! Wag! Hindi ko kahit tumalon, may lula ako! Akala mo lang yun! Habulin sila! Bilisan nyo! Miss Madoka! Sugihara, bakit po kayo nandito? Saka ako nalang ipapaliwanag, Miss Madoka. Mabuti pa sumakay na kayo. Ligtas na tayo sa kanila! Mabuti na lang at nandito ang kaibigan mo, Madoka. At tinulungan tayo makatakas doon sa mga mokong na yun! Maraming salamat sa iyo, Sugihara. Walang anuman yun. Ang mahalagay, ligtas ka na. Nakuha mo na ba ang violin mo, Madoka? Oo. Nasa akin na ngayon. Mabuti naman at nabawi mo sa kanila. Manong, pwede po bang ibaba nyo na lang kami dyan sa tabi? Oo. Paano? Ikaw na po ang bahala sa kanya, ha? Sige. Hello? Kabababa lang ng getbacker sa sasakyan. Nagbago ng plano si Akutsu Sugihara. Ilibing mo ang babae kasama ang paboritong violin niya. Oo, aking kapatid. Ano si Genji? Ano bang gusto niyang palabasin at umiksaya na pa siya kay Akutsu? Okay lang ba sa'yo na nakatakas sila ng ganun lang? Eh hindi ba ang pagbabantay ng violin ang trabaho mo kay Akutsu? Mababalik sa akin ang violin na yun sa oras na gusto ko. Kaya huwag ka mag-alala. Anong ibig mo sabihin doon, Shido? Naalala mo ba yung asong gumagabay sa kliyente nila? Sa aking pagkakatanda, ang pangalan ng asong yun ay Mozart. Ang asong yun ay kaibigan ko na. Mula pa nung makita ko yun sa mansyon. Kapag inutusan ko siya, dadalhin ni Mozart sa akin ang bilin anumang oras. Maririnig niya ang pito ko 2 kilometro man ang layo niya. Kaya kapag pumito na ako, mapapasa akin ang bilin. Bakit napahinto ka? Gusto ko kasing marinig yun. Gusto ko kasing marinig na pinatutugtog niya ang violin na yon, kaya hindi ko pa ito kukunin. Pero... Hindi ko nakakalimutan ang trabaho ko. Sige, Shido. Hanggang sa muli. Kurube, sinurpresa mo naman ako sa pagdating mo. Anong problema? Pinatatawag ba ako ngayon ni Boss Akutsu? Tapos na ang tungkol sa violin. Nagbago na ang plano ni Boss, kaya ako napunta dito ngayon. Hindi na siya interesado sa violin ni Madoka, kaya huwag mo nang pag-interesan pang maibalik yun sa kanya. Kaya simula ngayon, hindi ka na magtatrabaho sa kanya dahil hindi na niya kailangan ng serbisyo mo. Kasama ng babae yun ang getbackers. Sa tingin mo kaya kakayanin mo ang dalawang yun? Hindi na sila kasama ni Madoka ngayon dahil nagpababa ito ng sasakyan. Ha? Totoo ba yun, Kurobe? Oo. Huwag ka nang pumorma pa. Hindi ko ahayaan mamatay ang babae yun. Tandaan mo yan! Lightsaber dance! Yeah! Kahit na pumunta ka pa ngayon doon, huli ka na. Alam mo, natutuwa talaga akong makitang ligtas ka, Miss Madoka. 6 na buwan pa lang ang inilalagay ko rito, pero parang kakaiba na ang mga nangyayari. Magmula na magkasakit si Master Visconti at ibigay sa iyo ang violin na yan, marami nang masamang nangyari. Siguro, nagkataon lang ang mga yun. Hindi ito nagkataon lang. Dahil ang lahat ng nangyayaring ito ay plinano namin. Magmula ng sinabi mong kukunin mo ang serbisyo ng getbackers, tinawagan ko kaagad ang dalawang yun para bigyan ka ng babala. Pero hindi ka pa rin nakinig, kaya humantong ito sa ganito. Sugihara? Hindi Sugihara ang pangalan ko. Ang aking tunay na pangalan ay Kurobe Kazuma. Bata pa lamang si Akutsu at buhay pa ang kanyang ama. Nagtatrabaho na ako sa kanila bilang isang bayarang tagapaslang. Madoka, bilisan mo, tumakbo ka na! Ayaw mabuksan! Ayaw din dito! Pakawalan mo kami. Paalam dito! Walang yaka!
Gusto mong tulungan kita sa pagkamatay mo? Mozart! 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 Huwag ka na mag-alala dahil isusunod na kita sa kanya. Hindi! Huwag ka na magtangkapang lumaban. Ang sandata kong ito ay may kakayahang maging isang centipede kung aking gugustuhin. At kapag nagpumilit ka pang lumaban, siguradong maghihiwa-hiwalay ang katawan mo. Sugihara! Kurobe Kasuma ang pangalan ko. Kaya magdasal ka na ngayon, bata. Dahil katapusan mo na! Centipid? Ano ito? Bakit naglabasan kayo? Tulungan mo ako, kapatid! Isang minuto lang yon. Ang ganda pa ng panaginip mo? Kayo? Buhay pa kayo? Anong panaginip? Nung paglabas ko ng sasakyan kanina, nagkatitigan tayong dalawa, hindi ba? At sa mga oras na yon, nananaginip ka na dahil ginamitan na kita ng evil eye ko. Akala mo totoong lahat ang mga nangyari, no? Pero isang minutong panaginip mo lang yon. Ben, paano mo nalaman na masamang tao pala itong si Sugihara? Nung araw na kukunin mo ang serbisyo namin sa tindahan ni Pori, nandun na siya at nakisama sa usapan natin, hindi ba? At ngayon, nandito na naman siya. Kaya naisip ko na nagpapanggap lang tong taong ito. Hindi ka ba magpapasalamat sa akin at hanggang ngayon, buhay ka pa? Ito ba ang evil eye? Ha? Anong evil eye? Shido! Anong nangyayari dito? Hindi ba tatlong beses mo lang pwedeng gamitin ang evil eye? Oo, pangatlong beses ko nang ginamit yun. Nakita kong ginamit mo ang evil eye mo laban sa mga ibon ko kanina. Tama, yun nga ay evil eye. Hindi yun maaari. Alam mo, magmula na magkatitigan tayong dalawa, nakita mo na sa panaginip mong tatlong beses kong ginamit ang evil eye ko. Sabihin mo, ano ba talaga ang panaginip at yung totoo? Yun ang dapat mong alaman. Hindi ko pwedeng sabihin. Napakasama mo talaga. Ikaw ang napakasama dahil sa kantraidor, alam mo ba yon? Kaya mabuti pa humanda na kayo lahat dahil ipatitikim ko sa inyo lahat ang sarili niyong mga dugo. Sandali, puro to kalukuhan. Kailanman hindi ako sasanib sa Getbackers, kaya ako aalis na. Shido, hindi mo ba kami tutulungan? Bahala na kayo dyan. Hindi mo ba naaalala na iniwan mo ang grupo natin at sumama ka kay Midoban? Alam mo ba ang nangyari sa grupong Balls nung iniwan mo? Patawad. Huli na ang pagsisisi mo, kaya bahala na kayo makipaglaban dyan. Basta tandaan mo, Genji, may atraso ka pa sa amin ni Kasuki. Shido! At ikaw, Midoban, huwag mong isipin na nanalo ka na sa laban natin dahil ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan. Huwag ka na nga magyabang dyan. Gawin mo na lang para makita ko nga kung mas malakas ka nga sa akin. Nahilagan niya yun! Ito ang ilagan mo ngayon! Anong style yun? Si Shido kasi ay lumaki sa gubat. Kaya ang mga taglay niyang kapangyarihan ay hango sa mga hayop na nakakasama niya doon. Isigi! Ban, tulong! Umuulan. Hindi makakatulong ito. Kapag ganitong umuulan, kailangan ibang lakas ang gamitin ko. Pore, umalis na tayo dito. Hindi ko kayo hayaang makatakas. Aba, meron palang nakikinig sa atin. Mas mabuti siguro kung patatahimikin na natin to. Tama ka nga. Hindi ka na makakawala pa dito! Magmula ngayon, bata, hindi ka na sisikatan ng araw. Kaya magdasal ka na dahil katapusan mo na! Bakit nagkaganon ang sandata ko? Hoy, tanda.
Kayo ba yung magkapatid na dalawa? Bakit hindi kayo magkamuka? Ah, kaya pala, dahil makapal pa ang buhok mo. Snake bite! Ingatan mo, Yuli na yan. Ikotya pa sa'yo! Tulong! Ito ang snake point ko. Hintayin mo ang Madoka! Nandito ako para iligtas ka sa kanila! Mukhang kakaibang lalaking ito, ah. Sobrang lakas niya, hindi siya tinatablan ng electric shock. Mukhang pinapagod ako ng isang ito. Kailangan matapos ko na ang labang ito. Pero paano ko magagawa yon? Ginagamitan niya ako ng kakaibang lakas. Anong gagawin ko? Ako, lakot na! Peace, man. Natalo ko siya. Okay ba? Ang galing mo. Pero tinakot mo ako dun, ah. Wala na akong ibang maisip na paraan na gagawin ko. Kaya tinapos ko na lang siya. Magandang ensayo yan sa'yo. Pero sa tingin ko, kailangan na nating umalis. Mukhang hindi mo siya napuruhan, ha? Patulog mo lang siya. Bakit, Genji? Pasensya ka na, Banchan. Inaalala ko pa rin kasi si Shido. Pero kung pupunta ka doon na mag-isa, magiging delikado ang buhay mo. Alam mo, kapartner ko siya kasi dati. Kasalanan ko kaya kanya hinahabol. Nadamay ka tuloy dahil sa akin. Tinalikuran ko kasi ang dating gawain ko. At hinayaan ko silang lahat na makalabas ng Mugen City. Ang pugad na kasamaan. Ang Mugen City. Doon ko nakilala si Shido. Kakaiba siya kay Kasuki. Nag-iisa lamang siya noon at wala siyang mapuntahan. Kaya naisipan niya pumasok kay Akutsu. Manda! Hindi siya masamang tao. Pareho lang kami nakalala kayo ni Shido noon. Lagi malungkot at nagigis sa atin. At pareho rin ang naging kapalaran namin noon. Kaya nalulungkot ako pag naaalala ko ang
Narinig ko ang boses ni Shido. Ano? Pakihawakan mo na. Sandali lang ako. Ha? Ha? Mozart, huwag kang aalis dyan, ha? Teka, sandali lang! Madoka, saan ka pupunta? Madoka! Ano ba kasing ginagawa mo? Saan ka ba pupunta? Si Shido ay... Ano? Heaven, alam kong si Shido ay isa sa mga kaaway natin. Pero... Naiintindihan kita. Nasaan na kaya si Shido? Kanina pa tayo naghahanap ah. Sandali, Genji. Bakit? May tanong ako sa'yo. Si Shido ba na tinutukoy mo ay may maraming alagang hayop? Oo. Nasisiguro mo ba talagang naninirahan ito sa Mugon City? Bata pa lamang ako. Doon na kami nakatira sa Mugon City. Pero si Shido dumating doon. Walang taon na ang nakalilipas. Tingin ko kaya siya tumira doon para magtago. Bakit mo naman itanong yan? Ban! Ginji! Heaven? Madoka! Ba't nandito ka? Kanina pa niya kasi ako pinipilit na may hahanapin siyang tao na ang pangalan ay Shido. Totoo ba yun? Madoka, bakit mo hinahanap si Shido? Sabihin mo! Huwag mo atakutin si Madoka. May tuturo mo pa sa akin kayo kung saan matatagpuan si Shido. Oo. Magaling, halika na. Bilisan mo, Genji! Hoy, halika na nga! Ha? Shido. Ano ko lahat ng ito? Kalabanin na lang natin siyang tatlo. Sa pananalita mo, mukhang natalo niyo na ang kapatid ko. Nakakaawa nga ang lagay niya eh. Kumanda kayo. Tungkulin kong ipagkikanti ang kapatid ko. Kahit natatlo pa kayo, hindi ako natatakot sa inyo. Walang saysay ang lakas Diyos na taglay kong kapangyarihan. Tamahimik ka na! Shido! Labang ko lang mag-isa to. Kaya huwag kayong makikialam. At ikaw, Ban. Ano? Umanda ka at paluhorin mo ko. Tingnan mo ang huling kapangyarihan ko. Sinisiguro ko sa'yo kung ano makikita mong lakas. Sige! Pare-pareho lang yan! Magtulong-tulong mga itatlo! Hindi! Katapusan mo na ngayon! Akala mo makakatakas ka sa akin, ha? Kaya kung sa'yo, Mantis Star Squall! Tatapusan mo na ngayon! Shido! Ganun lang yun? Paniki! Nawala siya! Magpakita ka sa akin! Hindi mo ako makita. Yan ang tinatawag na Shadow Magic. Hanapin mo ko, tanda! Ang galing! Magandang galaw yung Monkey Boy. Nakita mo naman siguro ngayon, Ban, kung gano'n ako kalakas. Tatapusin na kita! Huwag mong gawin niya, Shido! Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo siyang patayin, kahit na alam mong isa siyang masamang tao. Pakiusap. Shido! Ang galing mo pa rin hanggang ngayon! Ikaw lang eh. Nandito naman ako kung kanika ino pa sumasama. Anong masasabi mo, Ban? Hindi mo ako kain laban ang paglagseryoso na ako. Sinuwerte ka lamang ngayon. Pwede ba, Banchan, huwag na kayo magtalo. Tama na, ha? Likas na kalaban ko nga talaga tong si Ban. Oh, teka, Shido, anong ginagawa mo? Saka mo nalang malalaman. Hoy, teka sandali lang, saka pumunta, hoy! Shido! Patawarin niyo kami. Ha? Yun kasing aso ni Madoka na si Mozart, kinuha yung violin at itinakbo. Oo nga. Kasi habang naglalaro kami kanina, may narinig siyang pito tapos bigla na lamang siya tumakbo na dala-dala yung violin. Pwisit ka
talagang monkey boy ka. Ikaw yung pumito kanina! Sido. Kasalanan mo ito. Humanda ka sa akin, Sido. Kailangan ko ulit makuha ang violin na yun. Sa tingin ko, hindi na. Ah? Salamat sa inyo. Sa tingin ko, may dahilan si Sido kaya niya ginawa ang bagay na yun. Ganun pa man, maraming salamat sa tulong ninyo. Iba na lang ang gagamitin kong violin para sa akin patatanghal mamaya. Ano? Teka sandali lang. May oras pa naman para makuha namin ulit yun eh, di ba? Nakakalungkot talaga kapag nawala ang paborito mo. Pero ayos lang, maiintindihan ako ng teacher ko. At isa pa, kung magaling na ako sa pagpapatutog ng violin, hindi ko na kailangan magpaturo sa kanya. Kaya ko na mag-isa, hindi ba? Tama ka, Madoka. Ay, bakit nagkaganon? Ngayon lang kumalpak ang misyon namin. Hindi pa kami mababayaran. Saan na kami kumuha ng pangkain ito? Huwag ka mag-alala, Van. Babayaran ko pa rin kayo kahit na hindi niyo ito nakuha. Talaga? Oh, mabigla kaya tayong lumakas nang marinig kung babayaran niya tayo. Kasi baka kain na ulit tayo ng masasarap. Ikaw talaga, pagkain ka agad ang nasa isip mo. Sa'yo. Sigurado ka na? Mozart, saan ka galing? Ikaw na naman, Maki Boy. Anong ginagawa mo rito? Hindi ako naparito para sa'yo. O, ba't talagang ginagalit ako? Ikaw ba si Madoka? Oo, ako nga. Narito ako para isorry ko sa'yo. Napag-isip-isip ko kasi na mas kailangan mo ang yun na kaya isinasauli ko na ito sa'yo. Hindi ito naralapit kaya ako siya. Mapatawad na sana ako. Pinapatawad na kita. Sido, saan ang punta mo ngayon? Hindi ko alam. Gusto ko lang siguro na makakasama tulad nating dalawa dati. Kaya ako pumasok bilang bodyguard ni Yakutsu. Pero ngayon umalis na ako sa kanya. At wala na ako matutuluyan pa. Kaya mas mabuting umalis na ako dito. Sido! Paalam. Sido, sandali! Kung wala ka ibang gagawin ngayon, maaari bang pakinggan mo muna akong tumugtog ng violin? Isama mo na rin ang mga kaibigan mo. Teka lang! Hindi pwede yun! Mga hayop ang kaibigan yan eh! At bawal magpapasok ng mga hayop dito. Oo nga! Baka maguluhan ka lang. Hindi ako maguluhan, Sido. Basta ba hindi sila lalapit sa stage, makakatugtog ako. Kumusta na po ang lagay nyo, Ginoong Visconti? Maayos na. Hindi na sana kayo bumiyahe ng ganito kalayo. Sabi naman ni Senyorita Madoka, kaya niya pumunta ng Italy anumang araw na gustuhin niya. Hito niyo sandali! Bakit po, Senyor? Narinig ko na. Huh? Tumutugtog na si Madoka. Teka, ano ito? Hindi mo ba naiintindihan, Manili? Yan ang musikang gusto ko. Napakaganda ng tinugtog mo, Iha. Ang pagtatanghal mo kagabi ay maganda. Pero mas nagustuhan ko yung pagtatanghal mo kasama ang iyong mga kaibigan. Talaga po? Ang akala ko'y huling paglalakbay ko na ito. Dahil sa malubhakong sakit, akala ko'y hindi nasasayang muli ang aking buhay. Ang musika mo lang pala ang siya makapagpapalakas sa akin ulit, Iha. Salamat po. Ako dapat magpasalamat. Kakaiba talaga ang musika mo. Ngayon lang ako nakarinig ng ganong kagandang musika sa tanang buhay ko. Ah, Iha, teka lang. Bakit parang tulala ka dyan? Ako po? Oo, ikaw nga. Kasi po, Umiibig ka ba? Tama ba ako? Po, Hindi po!
Teka. Yan ang paborito ko. Musika ko yan. Ba't yan ang tinutugtog niya? Hindi ako maaaring magkamali. Yan ang tinugtog ko sa nanay ko nung una kong pagtatangal. Ha? Sandali. Bakit ka ganyan makatingin sa akin? Huwag mo akong tignan ng ganyan, pwede ba? Para awa mo na. Paawa ka sa akin, huwag mo akong titignan ng ganyan. Hindi! Huwag! Huwag mo akong titignan ng ganyan! Huwag! Tapos na ang misyon natin. Ayos na! Ang ganda ng panaginip niyo, no? Hindi rin pinaligtas ni Masi Akutsu. Wala na akong pakailam dun. Basta ako tahimik na ako at wala na mga istorbo pa sa akin dito. Shido! Tapos na bang trabaho mo? Oo. Bakit ka narito? May gusto nga pala akong itanong. Ano yun? Bakit mo naman naisipang patirahin ako dito? Kasama pa ng mga alaga ko. Bakit hindi ka ba masaya dito? Hindi naman sa ganun. Ang totoo nga, masaya ako dito ngayon. Madoka. Bakit? Kailan ka pa nabulag? Pinanganak na akong ganito. Walang nakikita ang anuman. Kaya ang ginagawa ko, ini-imagine ko na lang. Wala akong ideya kung gano'ng kaganda ang kapaligiran. Sa pamamagitan ng aking pandinig, nakakalikha ako ng magagandang musika. At tinutugtog ko yan sa aking violin. Madoka. Ano yun? Maaari bang tumugtog ka ng violin? Sige. Lock na. Hmm? Sandali, meron ka bang naaamoy ngayon? Ha? Ah? Tama, may kakaiba ako naaamoy at mabango naman siya. Tama ang dating ko. Magaling. Kawawa ka naman. Nakulong ka sa lugar na to. Hayaan mo ipasyal kita. Dadaling kita sa labas para maarawan ka. Ang init naman dito. Shido! Ano na? Ano nang balita? Kamusta na kayong dalawa? At ikaw, anong ginagawa mo rito? Coffee shop to, di ba? Walang kautosan pagbawalan ng mga kliyente. Di ba, sir? Tama ba ako? Oo, tama ka. Welcome ang mga kliyente dito. Kailangan nga lang magbayad ka agad. Dahil hindi pwede dito ang utang. Shido. Hmm? Ang sabi nila, ikaw ang offspring ng Mali. Totoo ba ang balitang yon? Totoo yon. Bakit? Naitanong ko lang. Teka lang, talaga bang nakatira ka sa bahay nila Madoka? Gusto mo ba silang madamay? Paano kung pumunta doon yung mga naghahanap sa'yo? Paano na sila? Paano kung madamay pa sila? Wala ka nang pakialam doon. Problema ko na yun. Pangako ko, poprotektaan ko si Madoka. Hindi ko siya pababayaan. Kahit pa, isakripisyo ko ang buhay ko. Hi! Kamusta kayo? Hi, Miss Heaven! Ano, Heaven? May bagong mission na ba kami? Kumusta? Oo nga pala, Shido. Salamat sa tulong mo, ah. Walang anuman. Tawagan mo lang ako. Ano? Tawagan ka? At para saan naman? Anong ibig mong sabing tawagan ka? Bakit? Hindi niyo ba alam? Pareho na kami ng pinagtatrabahuhan ngayon. Nung umalis kayo para mamigay ng leaflets, hindi ko kayo mahanap. At bigla akong nakita si Shido na naghahanap ng trabaho. Maganda yung pinakita niya at nagustuhan ng mga kliyente.
Kaya ayun, tinulungan ko. Ganun ba? Ah? Get backer? Paano na ang kabuhayan natin? Baka kung ganun, kailangan ka na namin sa negosyo ngayon? Ha, sino? Gusto ko makapagbayad kay Madoka. At wala naman nagbabawal sa akin na gawin ko ang bagay na yun, hindi ba? Oo, wala nga. Kaya umalis ka na dito, ngayon na. Wow, ang ganda naman ito. Ikaw ba ang gumawa nito, Mr. Mosquito? Imposible. Isa yung sunflower na gawa ni Van Gogh. Van Gogh? Si Vincent Van Gogh. Sikat siya nung unang panahon. Para malaman nyo, isa siyang sikat na world-class post-impressionist painter. At dahil nga sa natatangi niyang husay at galing sa pagpipinta, nakilala siya bilang Inferno Artist. Oo nga, narinig ko na nga ang pangalan niya noon. At alam mo ba, Ginji, kahit nakilala pa ang pangalan niya noon, isa lamang ang nabenta niyang artwork sa buong buhay niya. Walang sino man ang nagbigay parangal sa kanya. Noong 1890, bigla siyang nawala at hindi na nagpakita. Ang pinakasikat na artwork collection ni Van Gogh ay ang Sunflower Collection. Hindi ko alam. Bakit ang daming alam ni Van pagdating sa artwork? Huwag ka mag-alala. Meron 12 sunflower artwork na nagawa si Van Gogh. Pero ang isang ito ay... Meron ka pa bang alam na iba? Ha? Hindi ito ang 12 gawa niya. Ngayon lamang natagpuan ang isang ito. At ito ang 13 sunflower. Ah, 13 sunflower? Huh? Hindi kaya may pagkakamali? Nabili ko ito. At sinuring mabuti. At nasisiguro ko rin na ito'y totoo. Nagkakahalaga ito ng bilyon. O maaaring 1 trillion pa. Isa itong kilala na pinakamalaking discovery ng millennium. Napagdesisyonan namin ipakita ito sa lahat pero pinag-aaralan pa nila ng palihim. At ninakaw ito sa museo bago magkaroon ng press conference. At alaman namin kung sino ang kumuha nito at kung saan itinago. Kaya humihingi kami ng tulong sa inyo. Pakiusap, ibalik nyo sa amin ang nawawalang 13 sunflower. At kung pwede, huwag nyo nang ipaalam kahit kanino, lalo na sa mga pulis. At sino ang hinala niyang kumuha? Kasama ang taong yun sa listahan ng mga pinaghahanap ng mga pulis. 28 siya sa listahan ng pangalan niya. Amen? Kilala si Clayman bilang magaling na magnanakaw ng mga artwork. Parang may plano silang humingi ng tulong sa Get Backers. Get Backers? Ah, kung ganun, kilala mo sila. Kung talagang kinukuha nila ang Get Backers, hindi natin sila kayang matalo, Clayman. Ah, kaya't kinakailangan ko ang tulong mo sa pagkakataong ito, Himiko. Hindi ba't sinabi mo sa akin na may isang pares na nagngangalang Get Backers? Narinig ko na ang tungkol sa kanila. At ang sabi ng iba, isa sa kanila ay may evil eye. At ang isa ay kayang kontrolin ng elektrisidad. Ang pangalan nila ay Van at Ginji. Kakaiba silang dalawa. At talagang mahirap silang matalo. Huh. Kung ganun, kilala mo sila. Talagang malakas ang mga yon. At isa pa, alam mo ba na si Van, natagpuan na niya ang sunflower. Magaling na siya. Kahit hindi ko alam kung anong gusto mong mangyari, basta ang trabaho ko ay dalhin ang artwork sa'yo. At gagamitin ko ang pabango para makatulog ang mga nagbabantay doon. Sigurado ang serbisyo ko at kasalanan mo kung bakit nasundan tayo ng mga yon. Talaga? Magaling ka rin naman. Pero kung makikinig ka sa'kin, sigurado mas magiging magaling ka sa pagkuha ng mga artwork. Ganun ba? Malaki ang dangal ko bilang tagapamahala. Kung ganun, naiintindihan ako. Sana mapakinabangan mo ang dangal na yan. Dalhin mo ang sunflower sa isang pribadong gallery. Naiintindihan mo ba? Walang problema. Pero may gusto akong malaman. Ano yun? Ang alam ko, hindi na ipakita sa ibang tao 13 sunflower. At ngayon, nasa atin na ito. Hindi ako makapaniwala. Sabihin mo, ano ba ang totoo? Totoo ito. Totoong totoo. Huminahon ka. Tingnan mo ang malaman mo. Ang tunay na ibig sabihin nito ay hindi na kailangan pa ng paliwanag. Sapat na ang pinakikita nito para makuha ang loob ng iba. Wala akong alam tungkol sa art pero talagang kakaiba.
Kakaiba ang nararamdaman ko dito. Na para bang naroon ng ganda at ang tunay na halimuyak ng bulaklak. Magaling ka sa pagsasuri ng painting, pero hindi mo pa rin masasabi ang tunay na hulugan nito. Hindi makakayang ipaliwanag ang bulaklak sa lugar na tulad nito. Dapat ilagay yan sa mas maliwanag, sa may sikat ng araw. Hindi ako sasama. Ayoko makialam sa problema nila. Shido! Sandali, Shido! Huwag kayo mag-alala. Kami na ang bahalang lumutas ang trabahong binibigay niyo sa amin, maliwanag. Mabuti naman kung ganon. At siyempre, hindi pwedeng mababa ang ibayad namin sa inyo. 1 milyon? Ah, hindi. Mga 2 milyon siguro. 2 milyon? Ayos yan, Bal! Kung ganon, pumapayag kami sa mga pinagagawa niyo. Wow! 2 milyon! Sir, sa tingin ko, kailangan na nating umalis. Ah, oo nga pala. Huli na pala tayo. Wow! Ang galing! Salamat po! Ayos yun! Ah, hindi yun ganon kalaki. Matagal nang nilikha ang painting na yon. Nakakayangan ganun lang ang ibabayad ko. Pero kahit na, 2 milyon pa rin yun! Ano bang ginagawa mo dyan, ha, Genji? Sandali, Ban. Meron ba tayong orasan na di kuryente noong 19th century? Ha? Huh? Wala. Manual clock lang ang gamit nila. Nakakapagtaka. Bakit may electrical circuit? Ban, bakit? Bakit? Bakit mo ginawa yun, Ban? Peke ito. Meron sila nilagay sa loob. Kaya naramdaman ni Genji yung nilagay nilang electrical wave dito. Paano nangyari yun? Nagkakamali kayo. Hindi nyo kami maluloko. Hoy, kung sino man kayo, narinig nyo ba ako? Wala kang silbi. Parating na dyan ang mga getbackers. Kaya mabuti pa, kumanda ka na. Ang galing, diba, na tigingching, diba? Bilib ka na? Lemon, maraming sorbo sa atin. Kakailanganin mo ang tulong mo. Dapat maganda tayo sa kanila. Aasahan ko ang tulong mo, Poison Lady. At syempre, umaasa ko na makikita ko ang dalawang yun. Sina Ban at Genji. Tao, at naniniwala ako na may suspecha ang partner niyang si Ban sa kanila. Ha! Maaaring. Dahil sa pera. Oo nga. Tignan lang natin kung anong mangyayari sa kanila. Yan ang bahay ni Clayman. Sandali, Ban. Bakit? Hindi ba sinabi sa atin ni Heaven na meron silang itinatago sa misyong ito? Kaya sinabi niya sa atin na huwag natin tanggapin. Madalas na nagmamadali ka at gusto mo mabilis ang trabaho. Pero ba't nandito ka ngayon at nag-oobserba? Hindi naman yun ang estilo mo, di ba? Genji, kilala mo ba kung sino at kung saan galing si Clayman? Ah, siya ang sikat na magnanakaw ng mga artwork. Ang totoo niyan, palayaw niya lang ang Clayman. Napaka-misteryoso niya dahil wala nakakaalam ng tunay niyang pangalan at kung taga saan siya. Marami na siyang nanakaw. At napatunayan na peke ang lahat ng mga ninakaw niya. Maaring hindi totoo yung 13 sunflower na sinasabi nila. Nung makita ko yung litrato, parang ibang naramdaman ko. Pakiramdam ko hindi totoo yun. Gusto mong malaman ang katotohanan? Mahirap para sa akin na maintindihan. Ang hina mo namang umintindi. Tama na, masyado ka na kasing marami yung kinikwento sa akin eh. Hindi ah, konti lang yun. Sandali, Ban. May naamoy ka ba? Ano yun? Parang naamoy na natin dati. Ah? Huwag mo amoy yung Genji! Tigilan mo yung Genji! Ano kaya yun? Parang kakaiba ang pabango na yun, ah. Hili mo! Teka, ano bang nangyayari dito? Tayo na, Genji. Kasama ni Himiko ang kalaban natin. Bilisan mo! Ban! Ban, sandali! Tumanda ka! Dahil hindi mo kami kayang talunin! Huh? Ban! Pasalubog siya! Himiko! 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 Sira yung pinto, Ban! Ayaw mabuksan! Tabi!
Hoy! Himingo! Ba't? Ba't nagkaganon? Paano nangyari yun? Kitang-kita namin na si Himingo nagmamaneho kanina. At wala nang oras para makipagpalit siya ng sasakyan. Para akong pinapangungot, kakaiba ang nangyaring yun. Meron din siya, katulad ng Evil Eye. Man, kailangan mo magsakripisyo sa buong buhay mo. Dahil ikaw ang kanang kamay ni Ophiuchus. Man, ikaw ang nagmana ng mapanirang mata. Tandaan mo, ikaw lamang. Man! Man! Man, tayo na! Oo. Ako lang ang may kakayahan gumamit ng Evil Eye. Kaya paano mo? Ban, yun ba isang... Di maaaring may Evil Eye siya. Magagawa lamang yun kapag may eye contact sa iba. Naiintindihan mo ba? At si Clayman, paano kung hindi siya makapag-eye contact sa'yo? Pwede mo rin magamit sa kanyang Evil Eye power? Sigurado ako na naguluhan sila sa nangyari kanina yun, Clayman. Hindi nakapagtataka. Maaaring isipin nila na ang makalaban nila ay gumamit ng kakaibang kapangyarihan. Kaya, nakakatuwa ang estilo mo, Himiko. Maasahan ka talaga. Ang galing ng ginawa mo. Maaaring makilala ang ginawa mo kanina bilang Art Clayman. Alam mo, hindi maaaring ikumpara sa art ito, Himiko. Ito ay para lamang malinlang ang iba. Gayunpaman, hindi sila titigil hanggang hindi nila tayo natatalo. Bilisan na natin. Sayang ang oras. Banchan! Bilisan natin! Doon tayo. Bilisan na natin. Tayo na. Oo. Ano to, Ban? Masyado mo! Ang Evil Eye. Hindi pwedeng gamitin ang Evil Eye sa parehong tao sa loob ng isang araw. Ano ito? Sandali, Gin! Genji? Genji! Ban? Genji, huwag mo naman ako takutin. Ban! Ban! Saan na kaya pumunta ang loong yun? Nasaan na siya? Ban! Genji! Ban! Ano ginagawa mo? Na-infeksyon ako ng puppet fingers ni Himiko. Sunod-sunuran ako ngayon sa kanya. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Paano? Anong gagawin natin? Electrical shock. Kuryentihin mo ako. Gawin mo na. Pero paano yun? Bilisan mo hindi na. Hindi ko magagawa yun. Hindi ko kita. Kuryentihin mo na ako, Gigi! Pero paan? Banchan! Ban, ang galing mo talaga! Pinabilib mo ako! Nalampasan mo ang electric shock ko! Wala kang silbi! Teka, nasa na ba tayo ngayon? Nagising na rin kayo sa wakas. Huh? Himiko! Nakakaawa ka, Ban. Talaga? Huwag mo kaming tignan ng ganyan. Baka hindi ka tumagal, Himiko. Bakit mo ginagawa ito? Bakit mo kami dinala sa lugar na ito? Ako ang nag-imita sa inyo. Oh? Mukhang napasarap ang tulog niyo. Umaasa ako na nagustuhan ninyo ang mga koleksyon ko. Lahat sila'y magaganda at kilalang mga obra maestra. Oh, alam namin. Sabihin mo nga sa amin kung paano nyo nakuha ang lahat ng mga yon, ha? Anong ginawa nyo doon? Ha? Alam ko na. Siguro naging partner mo si Atiso sa art gallery, ano? Tama ba? Ninakaw mo ang painting kasama ng kasiguro daw ng buhay mo. At pagkatapos, kinuha ni Atiso ang pera. Hindi ba tama ang hinala ko? Nakakatawang prediction yan. Bakit kaya hindi mo suriing mabuti?
Tingnan mo kung tunay nga ang bulaklak na painting na yan. Oh! Ba, teka. Tingin ko, Becky ang sunflower painting na yan. Pero, parang mahirap sabihin kung tunay nga yan o hindi. Hindi kailangan ng paliwanag ng isang tunay na art. Naiintindihan mo na ngayon? Ang nasa puso at isipan ni Van Gogh. Ano ito? Saan ang galing ang kapangyarihan niya? Isa ba itong milagro? Paano naging posible ito? Maaari ka nang umalis ngayon. Pumunta ka kung saan mo gusto. Sa lugar na may liwanag. Nakikiusap akong ibalik niyo sa amin sa lalong madaling panahon ang 13 sunflower. Makukuha niyo yun kay Clement. Nakalagay na siya sa wanted list number SX-28. Gusto niyo mapatunayan mismo ng inyong mga mata? Hindi. Posible. Isa itong milagro. Ngayon, dadalhin ko kayo sa tahanan ng mga magagaling na pinto. Sumama na kayo sa akin. Ganun ba? Salamat. Si Clayman at ang Getbackers, mga kalahating oras na raw silang nasa loob niya. Nakahanda mga tao natin anong mga oras, sir. Kung maaari ay tapusin nyo na rin sila kasama ng mga larawan sa loob. Pero bago ang lahat, gusto ko muna makita kung mayroon pa akong mga painting na mapapakinabangan. Ano, finishing expert? Magagawa nyo ba ngayon? Sabihin nyo lang, ataan-aan na kami. Van, hindi ba si Katapintor ang may gawa nito? Si Leonardo. Tama. Ipinahihiwatig ng painting na yan ang ganda ng mga kababaihan dahil mataas ang tingin ni Leonardo sa kanila. Makakakita ka ng halos kapareho niyan kahit saan, pero sabi nga niya, gusto ko ng larawang buhay na buhay at puno ng kagandahan. Nakikita niyo ba ang magandang gustong ipahiwatig ng painting na yan? Yang sumunod ay likha ng kaibigan ni Goh na si Goyen. Yan naman ay kay Cezanne at yan ay kay Picasso. Yung isa ay kay Matisse. Ang gaganda naman ang lahat ng ito. Ah, saka pala, Clement. Ano yun? Ang aking 13 sunflower dito at iba pang mga koleksyon mo ay parang hindi naman halatang peke. Sabi ko na nga. Alam ko namang mahalata nyo yun. Huwag nyo sanang mamasamain. Pero kami ang Getbackers at misyon namin mabawi at ibalik sa kliyente ang sunflower. Alam ko. Kung ganun, bakit po kami sinama rito? Ano bang meron sa mga painting na to? Sandali, tanong ba yan ng isang Getbacker bilang pang-imbestiga o isa lamang yung personal mong katanungan? Patawad, pero hindi ko masasagot ang mga katanungan mo na mayroong kinalaman sa paintings. Pero bakit ko kayo inibita? Ikwinento kayo sa akin ni Himiko at naging interesado ako sa inyo. Kaya nga, sinubukan ko agad ang kakayahan ninyo pagdating nyo pa lang dito. At tinalam ko rin kung ano ba talaga ang tingin ninyo sa mga koleksyon ko. Sa totoo lang, Nakita ko talagang naiintindihan ninyo ang aking mga koleksyon. Kaya naman gusto ko ako na lang ang gawin ninyong kliyente. Bitiwan nyo na ang masamang yun. Para na lang din sa walang hanggang kaligtasan ang mga painting na ito. Ano? Walang hanggang kaligtasan? Hindi ko itatangking gusto namin gawin yun, pero hindi namin magagawang lokohin ang kliyente namin. Maliban na lang kung silang hindi tumupad. Nagkamali talaga kayo ng kliyente. Ha? Huh? Mukhang marami yata sila. Parang isang tumpok na bubuyog at lamok ang tutusok sa'yo, Van. Karamihan sa mga koleksyon ko ay ninakaw ko sa hindi patas na negosyanteng si Hachisu. Nabili lang niya ang mga yan sa napakababang halaga. Ipinai-insure niya na malaki ang bawat isa sa mga ito at pagkatapos ay susunugin niya. May kapatawaran ba ang ginagawa niya? Naniniwala akong dugo at pawis ang pinuhunan ng mga pintor sa bawat likha nila at hindi yan dapat gamitin sa masama ng kahit asino. Isipin niyo, tama ba yun? Ginagawa ng lalaking yan na basura ang likha nila. Hindi tama ang ginagawa ng lalaking yan. Hindi tama na pinaglalaruan niya lamang ang ginagawa ng magagaling nating pintor. Kaya naging magnanakaw ako ng mga painting dahil sa kanya. Gusto ko silang protektahan sa masamang katulad niya. Naiintindihan ko ang sinabi mo. Tama ang lahat ng yun. O paano kung gano'n naman pala? Ipauubaya ko na siya sa inyo, Getbackers. Pero Himiko,
Anong ibig mong sabihin, Himiko? Aalis ka na? Hoy, Himiko! Huwag kang ganyan! Huwag kang namamasa ng problema, no? Ano ba yung pinagsasasabi nyo? Isa akong transporter, at alam ninyong tapos na ang trabaho ko. Tapos na, nandaling ko pa lang kayo sa lugar na to. Paalam! Hoy, huwag ka nga magpatawa! Bumalik ka rito, ano ba? Hoy, Himiko! Hindi mo ba napansin? Ha? Nagbago na ang ugali ni Himiko, hindi ba? Ha? Hindi, bumalik na ka mo sa dati. Mabalik tayo. Aber, ano bang gusto niyo talagang hilingin sa amin, Ginoong Claimant? Ang gagaling niyo, Cat Bowers. Pinahanga niyo ako ngayon. Mabuti dumating ka na, Mr. Rajisu. Nakakatuwa naman kayo para kilalanin pa kami ng personal. Kayo na ba mismo babawi ng Sunflower? Madugas pala kayo eh! Parang wala yata yan sa napagkasunduan natin ah! Tama! Inamin ko lang naman kayo para matuntunggo ang lugar na ito. Inasundan ko lang kayo sa mga tao ang... Narinig mo yung Banchan? Matalino ka palang matanda ka. At ikaw siguro si Claimant, tama ba ako? Gusto kitang pasalamatan. Dahil sa iyo, napakarami ko ng kinitang pera. Pero patas na rin tayong dalawa. Dahil ninakaw mo sa akin ang ikalabintatlong sunflower at ang iba ko pang paintings, alam mo ba na kapag natukasan nilang peke lang mga ito, malalagay ako sa alanganin? Peke ba ka mo? Totoo ba na rin ka mo? Base lang ito sa scientific judgment. Hindi ko alam kung ano rito. Pero may isa raw na bago ang muna. Hindi mo pala kabisado ang paintings na ito. Hindi karapat-dapat ang bansag nila sa iyong The Art Merchant. Tapusin sila! Sige, sugo! Flash! Tignan po kung magagawa nyo! Sino ang mga lalaki? Sino? Kami lang naman ang walang kinatatakutang Gatebuggers. Stay back! Yun ang tandaan mo! O, paano ba yan? Hindi ka na namin kliyente, Hachisu. Kailangan na namin tapusin ang misyon namin! Wag! Wag kayo lalapit! Wag kayo lalapit! Wag kayo lalapit! Nako! Yugas! Banchan! Ang paintings! Wala yan kwenta! Wala akong pakialan sa mga painting na yan! Wala yung pakinaban sa akin kung hindi ko rin susunugin! Peke man o hindi! Ayan! Susunugin ko yan! Susunugin ko lahat yan! Bilisan mo! I-start mo na! Patukbuhin mo na mabilis! Opo, sir. Ang galing ko, nagawa ko! Nasunog ko na lahat ng painting! Ako na lang! Magkaroon ng kahit na konting aberya, ang aming insurance company ay walang magagawa kundi ang i-cancel ang insurance contract. Nakakalukot talaga. At nakapanghihinayang. Paumanhin, ano bang importanteng pinag-uusapan nyo? Kayo? Oo, kami ang Gatebuggers. Pasaysa ka na kung nahuli kami ng dating ha, mahal naming kliyente.
Pero nakuha naman namin ang pinababawi niyo sa amin, ang 13 Sunflower. Eh, pero kalokohan, nasunog na yan ang flamethrower. Huh? Ano? Flamethrower ba kanyo? Ano kaya pinagsasabi niya yan, ha, Ginji? Hindi ko alam. Ah, hindi lang pala yan. Dahil nakuha na rin namin para ibalik sa inyo ang iba pang nako na paint explainment. Sinama na rin namin bilang bonus. Kasinungalingan, hindi totoo yan. Nakita mismo ng mga mata ko. Yung kay Lunato, yung kay Goyen, at pati na rin yung sunflower na nasunog. Ako pa nga mismo kuha nun para... Ah. Ay, nako. Baka naman ho binabangungot lang kayo kagabi. Bahala na kayo. Iiwan pa namin yung ibang paintings doon sa may guard. Siguraduhin nyo lang makuha nyo yun, ha? Paano? Magpapaalam na kami. Maraming salamat! Ano po ang ibig sabihin nito, Mr. Hachizo? Ewan ko. Hindi ko alam. Hindi ko rin ito maintindihan. Totoo, hindi ko alam! Totoo? Hindi ko rin ito alam. Hindi ko alam. Totoo? Hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam. 50,000 volts pa lang yung ginamit ko. Hindi pa yun ganun kalakas. Pero sapat na yun para masira ang mukha mo. Sapat na para matanggal yung maskara mo. Magpakilala ka sa amin. Ginoong Clayman. Isa kang babae? Bakit? Wala naman ako sinabi sa inyong babae ako. Lupit mo rin naman babae ka, ano? Kung ganun, nasa na ngayon ang totoong abukawa? Sabi ko sa inyo, pababayaan ko siyang umalis kung hindi na siya babalik pa rito. Binigyan ko siya ng sapat na pera at pumayag naman siya. Pumunta na siya sa ibang bansa. Nung minsan nasa jeep si Himiko, bigla na lang siya naging lalaki tapos ng aksidente. Ngayon, alam ko ng trick lamang yun ang ginamitan ng Clay. Yung driver na naging si Himiko, gamit ang Clay, hindi wala ka dahil gumamit ng rapid set. At tapos ng aksidente, naalis ang maskara at muling naging lalaki. Kaya nag-oyo kami. Ganun din mismo ang nangyari kahapon doon sa art gallery. Bago pa ako nawala ng malay, nabigyan ko ng electric shock si Van. Maramdaman ko may mga Clay na bumabaksak sa ulo ko. At doon ko lang naisip, na hindi totoong siya yun, dahil peke ang evil eye. Teka, kaya ba kayo napunta dito para lang kumpirmahin yan? Humanga ako sa ginawa niyo, Get Backers. Nagbayad na ako sa inyo ng 1.8 million bilang retrieving fee. May reklamo po ba kayo sa akin? Wala na, tapos na ang trabaho namin. Pero meron pa ako isang bagay na gustong malaman sa'yo. Paano mo naman masasabing nasa walang hanggang kaligtasan ng paintings na ninakaw mo sa ganitong paraan? Sabihin mo nga, bakit ganun mo itrato ang painting na ito, peke man o hindi? Ayon sa teorya, hindi talaga tunay ang mga yan. Sabi pa mismo ni Archisu, bago lang mga kulay na ginamit. Pero sa pamamagitan ng paintings na yan, kayang-kaya nilang masirang ganung klaseng teorya. Sandali, hindi ba sabi ko sa'yo, hindi kita sasagutin pagtungkol sa paintings? Pero personal kong katanungan to, kaya sagutin mo na. Maaari bang tulungan niyo muna ako bago ko sabihin sa inyo ang buong katotohanan? Huh? Gusto ko ilabas sila sa may malasinag ng araw. Ano ka ba, Ban? Huwag mong tignan yan! Akin na, bilis! Oh, ito. Huli na ito. Tapos na. Ngayon, pwede mo na bang sabihin sa amin? Ano nga ba ang totoo sa paintings na ito? Tulad na nakita niyo, yan ang 13th Sunflower na pininta ni Van Gogh. Okay ka lang ba? Wala siyang nakitang anino sa traditional Japanese paintings. Kaya naisip ni Van Gogh na dahil sa sobrang liwanag sa Japan, walang namumuong anino sa bansa na yun. At dahil nga, napaka-importante sa kanya ng pambihirang liwanag, kaya lumipat siya sa Arles sa may timog Pransya. Si Van Gogh ay isang debotong Kristiyano. Nagpatawag siya ng pulong para kay Goyen at silang 12 pintor. Inihalin tulad niya si Goyen kay Kristo at silang 12 pintor bilang mga apostoles. At ginawang bayan ng mga pintor ang Arles. Pero si Goyen lang ang nagpa-unlock sa imbitasyon niya. Likha ni Van Gogh ang sunflower.
Apostles, na isinabi niya sa pader na magiging kwarto sana nila na sinasabi niya mga apostoles. Umasa siyang darating sila. Patuloy siyang nagpinta ng sunflower. Pero nagkalayo rin sila ni Goyin. Ilang taon pa, nagpatiwakal si Van Gogh. 12 sunflowers pa lang ang nagagawa niya. 12? Di ang ibig mong sabihin? Ang isang ito ay ginawa ni Van Gogh pagkamatay niya. Pagkamatay niya, iniwan niya ito bilang pangmaalam. Oh, ano? Patay na siya nang ginawa niya ito? Eh, imposible naman. Multong pintor. Huwag kang magpatawa dyan. Sino sa tingin mo maniniwala? Sa maniwala kahit hindi sa akin, yun ang katotohanan. At hindi lang yan. Lahat ng mga paintings dito ay likha ng mga dakilang pintor pagkatapos ng kanilang kamatayan. Ang ipinahihiwatig ng mga painting na yan ay ang totoong nilalaman ng puso at isip nila. At dahil nabisto na ang kalokohan ni Achizo, walang kadudadudang lalabas sa peke sa mata ng ibang mga likhang ito. Wala nang mapupuntahan ng mga paintings na to. Kaya naisip kong i-display ito sa mall na to at ako ang magiging tagapangasiwa. Na kung saan malayang makapapasok ang mga bata at matatanda. Makikita nila kahit sa restrooms, coffee shops, at kung saan-saan pa. Kapag isinabit ko lang ito sa aking secret gallery, parang hindi ko talaga nabawi ang pag-aalaga sa mga likhang ito. Ang mga masterpiece na ito ay dapat lang ipakita sa maraming tao para masaksihan ng lahat ang ganda nila. Para naman, sa paglipas pa ng mga ilang daang taon, pang walang kwentang teoryang yun ay mawawala na sa isip ng lahat. Na ang mga painting na ito ay matatatak na sa isip ng bawat tao na totoong masterpiece. Pagdating ng panahon, hangad ko ang walang hanggang kaligtasan nila. Yun lang ang ibig kong sabihin doon. Napakaganda ng istorya. Pero alam kong maaaring walang maniwala sa akin. Payag na kami, Clayman! Payag na kami makipagtulungan sa'yo. Huli nun, hindi ko nga lang masyadong pinahalata sa kanya. Ang lupit ng radar mo! Siya nga pala, nalaman niyo rin ba na ang ina ni Clement ay isa palang psychic? Ha? Huh? Anong sinabi mo? Pwede bang pakiulit uli? Ngayon ko lang dinalamang sikat palang psychic ang ina ni Clement. At totoo nga ang balitang yun. Ha? Huh? Totoo ba sinabi mo? Isa itong impormasyong nakalap ko mula sa underground network ko. Kaya imposible magkamali. Ang pagkakaalam ko sa psychic, yun ang mga taong tumatawag ng mga kaluluwa. Palagay ko yung painting na ginawa niya ay multo rin. Hindi naman siguro ganun. Pero sa tingin ko, habang kasama niyo siya, nasa tabi niyo rin ang mahal niyang ina. Biro lang. Siguro may kunsinong gumamit ng kamay ng kanyang ina. Ginamit yun ang kaluluwa ng pintor. Sa totoo lang, naniniwala akong ang sunflower ay likha rin ang kaluluwa ni Van Gogh. Kaya interesado si Clement dito. Hindi niyo ba napansin kung paano niya ito pagukulan ng panahon at ibigay ang lahat dito? Ang ibig sabihin, pwede nating isipin na hindi ganun kapulido ang likha nila. Pero nandun pa rin ang kaluluwa ng pintor. Tumigil ka na. Para malaman mo, hindi mahalaga yun. Hindi na mahalaga kung pulido man o hindi. Isa yung sinatutunan ko kay Clayman. Aba, sandali nga lang. Hindi kaya na-brainwash na kayo? Maintindihan nyo rin, boss, pag nakita nyo na ito. Oo nga, tama. Ha? Huh? Jaran! Bravo! Hindi pa yan yung ang... Maganda ba? Bali, itong bayad ni Clayman sa ginawa namin. Ano? Natsubi, alam mo ba kung magkano? 1.8 million ang halaga niyan. Wow! Ang mahal pala! Boss, isabit natin kung saan para naman may display tayo. Hindi, huwag na! Baka pag-interesa pa yan dito, no? Imagine.